Ito na, live na ako guys. Pau-salute, Powcast Sports. Welcome po sa ating boxing show. Ang pinaka-hype at pinaka-masayang boxing show dito sa Pilipinas. And syempre, ang ating topic ngayon, walang iba kung hindi ang ating idol na si Quadro Alas, John Real CAsimero. Kasi ngayon, official ko nang pwedeng sabihin na approve na po ang laban po ni John Real CAsimero. At ako'y may preba, hindi ako basta-basta nagbabalita pag bawal pa ilabas at wala tayong preba. Kasi ngayon, meron na. Ilo-load ko lang dito sandali para makita nyo. At ito na po ang official mismo, galing na mismo sa WBO. At ito ha, you know, WBO Bantamweight. Lalakihan ko para mas makita nyo ha. Bago tayo magsimula. Para sure ball tayo sa simula pa lang, alam nyo na na meron tayong source talaga. Ayan o. Teka, kaso WBO Bantamweight Mandatory Championship CAsimero Butler Sanction. At babasahin ko yan, pero naglo-load pa eh. Habang naglo-load pa yan, ang gagawin natin, mag-intro muna tayo. Pausalud pa ako ka sports, baka hindi ka pa nakasubscribe, subscribe, hit that notification bell. Ang pag-uusapan natin ngayon, kung ano nakasulat dun sa sanctioning approval ng WBO, ano ba sa tingin natin ang dapat gawin ni John Real CAsimero ngayon dahil approved na pala ang kanyang laban. At alam ko meron ng may alam na nila yan eh. Ano pa ba yung dapat natin pag-usapan sa boxing ngayon? Syempre mamaya sasama ko kayo, okay, mag-alala. Lahat po tayo dito sama-sama. Hindi ko na ilagay yung bago kong intro. But ito na po. Simulan natin. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Meron tayong bagong props dito oh. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout ha. At sandali ha. Open ko lang yung document. Yun ang una natin gawin. We need to see that document. Ang daming ano ngayon. A lot of things has happened or has been happening. And nakakatawa dahil talagang mainit na mainit ang boxing, you know. So anyway, ito po no. So, kalimutan natin ang differences at sa mga naging issue po. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kahit kailanman, ha, bayan muna bago sarili. Yan ang sa akin, ano, trabaho muna. Wala pong personalan kung ano man yung mga, kung ano man yung mga position nyo. Basta ako, kahit sinong boksingero, I love you naman na kampi ako sa lahat. Kaya ang tawag sa kampi sa lahat, balingbing. So, kampi po tayo sa lahat kung sino po ang... kumbaga ay dapat suportahan at lagi natin suportahan. Sinuportahan natin si Jack Tepora, suportahan natin si John Real CAsimero, si Mark Magsayo, si Jerwin Angkaha, si Gio Santissima. At lahat po yan, basta Pinoy na boxer, we always want to support you. Okay? Taga ha? Ano kagad nagsisend kagad sa akin para akong lasing dito sa sinusunod na picture eh. Okay. Okay. Eh, singa nga yung ano ko, buhok ko. Ang gulo ng buhok ko eh, no? Masyado yata akong maliwanag eh. Masyado ba akong maliwanag, guys? O, ayos lang. Ayos lang ba? Alam ko, masyado akong maliwanag. Okay. Ayusin ko ha. Parang masyadong maliwanag eh. Pwede na yan? Pwede na. Okay. Shoutout muna bago ko basahin ito. Ito yung PDF dated January 26 John Real CAsimero approval. Paano ba to? Yan, para mas makita nyo. So para maliwanag na maliwanag, ano? Ito lang, babasahin ko lang mabilis ha. Tapos mag-shoutout muna ako. Gusto ko pong sana na i-comment nyo po yung taga saan kayo para shoutout muna unahin natin ha. Please be advised that the WBO World Championship Committee grants sanctioned approval for the above referenced bantamweight mandatory bout between John Real CAsimero and Paul Butler scheduled for Saturday, April 23rd, 2022 in Liverpool, England, United Kingdom. Ah, ayan na po. At shoutout muna tayo. Parang ano talaga yung ano ko, no? Yung ilaw ko. Sandali nga, ayusin ko yung ilaw. Parang malabo eh. Kulang ba ako sa ilaw? Ito pa isa pang ilaw. Yan, dito kompleto tayo sa ilaw dito, maraming ilaw.
Okay. Hindi, overexposed naman ako dito. Overexposed. Okay, simulan na natin. Share muna pala. Nakalimutan akong mag-share. Share nyo naman. Guys, alam mo, sobrang in the past weeks, hindi ko alam kung napapansin nyo, no? Medyo ano yung support ng mga tao sa atin, ano? Medyo parang lumalakas at dumadami, and na-appreciate ko, kaya ako every day lagi akong ang dami kong ini-edit, ang dami, may mga interview akong ilalabas, parang lagi akong inspired. And especially yung pagkapanalo ni Mark Magsayo, na-inspired lalo ako na mag-usap-usap pa tayo tungkol sa boxing. Hindi po to biro, no? Sineshare ko lang, ha, habang sineshare ko, kasi yun, hindi ko na kailangan mag-isip dito, eh, kasi galing sa puso to sinasabi ko. Pag galing sa puso yung sinasabi, madaling sabihin, kasi totoo. Talagang na-appreciate ko talaga kayo lahat. Yung mga followers, yung mga bashers, yung mga critics, yung kaliwa at kanan. Sana walang kaliwa at kanan, eh, no? Pero ito, no? Ang ganda ng ano, ang ganda ng simula natin ng taon. Actually, yung una, medyo mababa pa ng konti kasi may mga talo tayo. Pero ngayon, everything is well, and hopefully, all will be okay. Tayo po yung channel natin, lahat ng nanonood dito, alam nila na ano, we try to be as professional as possible. We try to be as cordial to anyone, kasi ganun talaga, eh. Yung makakita natin ngayon, ha, and I just want to appeal to everyone bago ko sabihin ito, kasi may nakikita na kagad ako sa mga comment section na parang binabash nila si General Casimero. Please po, kahit po nagalit siya, kahit po kung ano pong nangyari, champion pa rin po siya ng Pilipinas. Suportahan po rin natin. Huwag po natin i-bash yung mga boksingero natin. Sasama ko na rin si Jack Tipora, lalo na si Mark. Hindi ko nga alam bakit may nambabash pa kay Mark, eh, champion eh. Kaya nga, ano eh, sinasabi ko sa mga boksingero, sa mga tao, sir, kayo kahit anong gawin nyo, siguradong may mambabash at may mambabash sa inyo. Siguradong hindi, may mga hindi matutuwa. Kumbaga, you cannot please everyone. Very cliche. But dito po sa channel natin, values like that, professionalism, pinapakita natin. Kung ako, ay ayaw ko ng binabash ako, kahit binabash ako, eh kung ako'y gagante, eh sa dami ng followers ko, sa dami, eh nako, magkakadurugan talaga tayo. Eh, kaya, pero hindi po tayo ganun. So, lahat po, pati mga ano ko dito, maximum tolerance po, lahat. Okay? Ang pagbabash, ang pagtatrash talk lang pwede tayo pag walang personalan, ha? White House, okay. Salamat po. Ito na. Mag-shoutout muna ako para maliwanag. Thank you pala sa Fairtex Fight Club, kay Madam Kukoy. Malapit na yung laban ng ano nila, event nila, March 12. At sinisingit ko to lagi, kasi pag hindi ko siningit to, hindi natin mapupush sa local scene, eh. Ito, yung mga boxing event po na paparating, I just want to let you know, tentatively, di ko alam kung tuloy na tuloy pa itong February 5 ng Sandman Promotion, February 6 ng MP Promotion ng kay Pedro Taduran at Rene Mark Quarto. Mukhang magkakaroon ulit po ng MMA event sina Rendon Labrador, so I cannot disclose it on the exact date, but they're working on it. Sa February 12, Elorde, Ilocos, Alto Yogon. Sa Jeremy ng Cajas, February 26. Pero hindi tayo makakapunta doon. Kasabay yan ang laban ni Astrolabio, Rigondo. At Gio Santissima, March 5. Sa March, hindi ko pa rin nakakausap, pero I assume that I'll be in Bohol sa PMI. March 12 sa Paranaque, ARQ at saka Omega Sports. March 19, March 26, and nagsabi po sa akin si ba't may April 2 ako dito? April 2 si ano yan, sa Zamboanga Valientes. Si Milindo, Milan Milindo po, baka po lumaban. Okay, pinatagal ko na lahat kasi nag-error actually. Nagpapalusot ako sa inyo kasi nag-error yung StreamYard ko. Nag-anuhan lahat, eh. So, kung maaari po, ipaki-comment na lang po ulit yung inyong mga comment para po maibasa ko po. Simula po kay The Navigator, kasi nag-anuhan lahat, eh. Yung mga shoutouts po,
bago tayo magsimula. okay. Teka lang ha. May sinabi ko. Now I know. Think I know what to do. Okay. Pag nagla-live ako, ang dami nagme-message. Kaya hindi ako maka-focus eh. Ayan ha, may nanon na ako. So, taga, nag-send. Yeah, okay. Okay, ito na. Shout out muna tayo. Simula, nasa na ba yung kayo na navigator? Pag si Tata bumalik sa winning team niya, si Coach Neri, Coach Memo, tulog ang namayimbing si itong si Butler. Shout out naman dyan, Idol. Pau Coron, Palawan. Tisoy ka lang, Sir Pau. Yan ang maliwanag. From White House. Haro late. Shout out Edward, Sir Pau, mas maganda ang boxing na lang mga content mo. Huwag yung Battle of the Youtubers na kasi maganda. Hindi, kaya nga po gumawa po tayo ng isang channel doon sa kabila. Sa personal ko, kung sakaling maglagay ako doon ng mga personal kong interest, kasi natutuwa din naman ako sa Battle of the Youtubers, doon ko na lang nilalagay. Para dito talaga puro ano lang. So pag tingnan niyo pong mabuti yung channel. Yvonne, takot ka pala sa mga luntayaw? No sir. Yvonne, wala akong kinakatakutan, pero nirerespeto ko po ang mga tao. Tayo po ay hindi basta-basta nahuhuli sa mga ganyan, nagpapa-trigger, hindi basta-basta. Pag nakikita niyo na kunwari nagagalit ako, kunwari lang 'yun. Hindi ako nagpapapansin basta-basta sa mga ganyan. Sir pa yung sombrero mo, nasa online ba yan? Sa Pilipinas po, ginagawang pa po. Partner po ako sa Teespring. So if you're from the United States of America, meron po silang meron po akong t-shirt doon at saka mga merchandise. Get lost with John. Nako, see you in Bohol. Hingi ako stickers ha. Yes sir, magdadala po ako, nagpagawa na po ako ng 100 yata yung pinagawa kong stickers. So, yun na lang muna kasi maraming gastos eh. Shout out, saludo ako sa iyo. Salamat John Paul ha. Salamat sa mga supporter. Lahat po ng sina-shoutout ko, ayaw ko makikipag-away kayo sana ha. Maximum tolerance. Maximum tolerance, lalo na pag hindi naman kayo inaaway. Okay, at pag inaaway ako, huwag niyo awayin ha. Ano tayo eh? Ang tawag dito, let's show the world how it's done. And this is why this channel has been growing and we are going global. So, yun lang, support nyo ako kasi may mga English content na ako because we wanna penetrate as well the global market of boxing. So, yun po. Na? Sir Pao, bali naman mga sina... Ayoko na sabi, tama ka, sanabi mo dapat manalo si Kelso sa laban at makuha niya at tamang timbang. Tama, syempre. Suporta tayo because this is a boxing show. This is not a personal show. Kung ano man yung personal na nararamdaman ko, sa personal yon, hindi dito. Dito, boxing ang akin nire-represent at nire-represent natin yung mga boksingero na dapat suportahan. We will always create followers and not bashers. Hindi tayo magsasabi, hindi tayo magagalit. Yun lang ang request ko rin sa mga vloggers ngayon na sa boxing, you know, sa Battle of the YouTubers, kasama yan sa style nila. So, it's all good. It's all for entertainment. Pero pag personala na, wag na ha. $50 na lang po ang price po. Ano ka ba? Sana bumalik na sa MP Promotion si Quadro Alas. Sana magkaisa at magkaayos support sa mga Pino. Good day, ma'am. I think po, parang malabo na po mangyari. Feeling ko parang hindi na yata mangyayari yan. Ang hirap kasi, dyan, marami ka nang nasabing salita. Pero open naman si ano eh, open naman si Sean Gibbons. Kaso there's a lot of complication and we don't wanna talk about it here. But we're just hoping for the best. And mamaya-maya, sasabihin ko sa iyo kung bakit kaya pa rin manano ni General Casimero kahit na po yung iba yung team niya. Sasabihin ko sa iyo yan kung papaano at bakit.
Shoutout po kay Bebeng Gabi Ug Sabuyog from Iligan and viewers nyo. Keep it up. Boom, boom, pao. Salamat. Sa mga taga-Ormoc dyan, I love you all. Thank you very much sa support nyo sa akin. Kanina lang may taga-Ormoc na lumapit sa akin. Thank you. Nako, kinakabahan ako pag mga taga-Ormoc. Eh. Babalik na si tata pero walang ayok. Kay talaga, oo. Sir, pa, paano yung mga issue ni si Alas Maparehas? Ano yan? Maparehas siya sa kalaban ni Tang. Di natuloy laban nila dahil may isinamang kaso sa laban ni Tang. Sana walang mangyaring ganyan. We wanna see General Casimero retain his belt and lose his belt sa ano. Kumbaga, doon niya ipaglaban yung belt niya. Pangatama pag sa labas. Shoutout Mark Anthony Erwin. Hindi ko po alam kung sino yung promoter ni General Casimero ngayon. And very wala po akong direct connection kay General Casimero ngayon because of what happened. And hindi ko alam kung mabibigyan pa ako ng mga insight ni Stephen Lunas. But so ang ating source ngayon ay mismo WBO at Probellum because we have good relationship naman to the rest of the boxing community. So we get our sources there. But nonetheless, we support and we will always support boxers at Quadro Alas. So yung mga apila ko dyan na mga nagagalit, wag naman. Wag nyo naman po i-bash na si Jandrel. Please lang po. No? Wala namang ginagawang masama sa inyo eh. Okay? Let's talk about boxing na lang. Ha? Boxing lang tayo. Ha? Sir Pao, shoutout po. Ramil, salamat kay Edward. Salamat din, Edward. Good evening, shoutout from Jason Celedad, Las Piñas. Namin pa shoutout talaga, Big J TV. Naubos na yung ano natin, ha? Yan, dami. Okay, pakita ko na lang muna yung iba. Maubos na yung ano natin sa kaka-shoutout. Di, wala pa akong nasasabi sa inyong balita, eh, no? Can I go to Liverpool? Meron bang mag-sponsor sa akin to watch Jandrel Casimero in Liverpool? Pag meron, gagawa natin ang paraan kung meron ba dyan, ano? Salamat sa mga comment. Ang dami-daming comment talaga. Lagi niyong pinapataba yung puso ko. At kung hindi niyo pa napapanood, nakausap po namin ni Filipino Brothers si Mark Magnifico Magsayo. At na-interview namin. May kakat and cut ng clips ako doon para sa mga may init na usapan. Yep. Salamat po, Freshman. Uy, nandito ka. Magandang balita sa Biblia. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Yan. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong support, ha. Rona James Guapo. Salamat. Sino pa, paano ko pa ito? Sir Pao, pupusta ako kay Butler. Oras na magsarili sa training. Remember UK, ganyan yung laban. Malamang, alamang, lutong Macau. Lutong nako, duda na kagad kayo, ah. Huwag naman, di naman, huwag naman sana. Naisin ko nga ito. Hindi ko maayos yung aking, anong tagilid ako, eh, no? Kaya tagilid yung mga ako, hindi ko mabase, eh. Yan, oh. Pugi talaga, oh. Kaso, parang ganun, hindi pantay. Okay. Simulan na natin guys, ha, sa mga hindi ko po na ano since nagamon na si Rasa Sultan. Okay. Mamaya ko po babasahin yung mga tanong niyo po. Simulan ko na po muna yung balita ko tungkol po dito sa officially ordered na laban na po. So ipapakita ko po. Kaya ako always my promise to you, it's not just to entertain you. Kasi ito, pag ikaw ay nasa YouTube, nagko-content ka, we have to, para sa akin, I have to set a certain standard in the entertainment, in the value that we provide. Of course, entertainment is very important kasi yung mga tao ngayon, nanonood ngayon, ha, 729. It's good number already, Facebook and YouTube po, no? At dadami pa yan dahil isi-share mo, di ba? Diba? Yung interaction na ganito is very important at kailangan laging lively tayo. So, ito na po, no? Mamaya po, sasagutin ko po lahat yan. At ito po, babasahin ko na po ang ating document na nakala po sa WBO tungkol po dito sa approval po ng laban ni John Riel Quadro Alas Casimero. At ito po ay inilabas po
ng WBO sa kanila pong website mismo. At babasahin po natin, World Boxing Organization. Okay, para po maliwanag na maliwanag. At sabi ni Lim, paulit-ulit kasi sa pagbigyan ko na nga. Sir Pao, pa-shoutout of Fium Admiral Las Piñas. Salamat, God bless po. May sasabihin po ako sa inyo dito na napaka-stricto ha. Ang hirap nito. Ang sobrang hirap. Ano ba yun? Hindi ako makaano. Daming tanong eh. Sir Pao, ano yun? Shoutout po para mawala ng kanto ko. Royet! Yes! Ako ba yung sinasabihin niya ang Pao? I think ako po yan. Ako po yan. Nagkaiway ang nag-uwi ng karangal, nag-uwi ng kayabaan. Okay. Ako po yata. Ako po yung tinatawagin yata na ang Pao. Wala namang iba eh. Kasi yung tawag sa akin hindi ni ano eh. Ban-ban at saka ampaw. Walang pakialam eh. Okay lang sa akin. Anyway. Ito na po. Ito na po. Ito na po ang ating balita. Babasahin ko po sa inyo ng malinawagan po kayo kung ano po ang mismong inaprubahan po ng Quadro Alas ay ng WBO. Basahin natin na maayos na para po tayong ang tawag dito. Nagbabalita. At ito po ang ating balita. Babasahin po natin ang sulat at ita-translate po natin sa Tagalog ang nakasulat. Except pong pangalan nito. Sabi po dito, Luis Batista Salas, ESQ Chairman Championship Committee, January 26, 2022. Baka, teka. January 26, kahapon pa yan, sir. Ha? Hindi, ngayon yan, sir. Diba, advance tayo, diba, sir? Oh, so, kanina lang yan. Okay. Mr. Harrison Whitman, Chief Strategy and Legal Officer of Probellum. This is a public document, guys. Ibig sabihin po, pag public document, pinapakita yan sa lahat. So it's downloadable po sa website mismo ng Probellum. So it's a public document. Hindi yan tinatago, okay? So, ibig sabihin, everyone is welcome to kind of check on it and read it, okay? Let's go. Regarding WBO bantamweight mandatory. Lipat ko nga dito, hindi ko mabasa ng ayos eh. Nahihirapan ako basahin eh. Ayan. Ito na. Mas maganda-ganda dito. Ano ako sa gitna? Kailangan naka gitna ako. Okay. Please be advised that WBO World Championship Committee grants sanction approval for the above referenced bantamweight mandatory bout between John Ria CaSimero and Paul Butler scheduled for Saturday, April 23rd, 2022 in Liverpool, England in the United Kingdom. So, uulitin ko po at ilalagay ko po at sasabihin ko sa inyo in Tagalog. Ito po, please be advised. Ano ba? ito po ay pakitandaan at ang sabi po namin ng the championship committee po ng WBO ay inaaprubahan po ang laban sa bantamweight mandatory ni General CaSimero at ni Paul Butler na magaganap po sa April 23, 2022 sa Liverpool, England sa United Kingdom. So let's go UK. Naku, malamig dito sa United Kingdom. Kasi ang hirap dito makakuha ng timbang general ha. So kailangan bago tayo pumunta ng UK, yung pa isa pag-usapan natin mamaya no. Pero kailangan bago makapunta ng UK, because we already know na isa sa kritisismo kay general ngayon yung kanyang timbang. So ang worry natin no, ang worry po natin, real talk lamang, dahil kayo nire-request nyo lagi real talk, di ba? Ang worry natin is saan po kaya magte-training si General CaSimero. Yung kanyang last na strategy sa Amerika, das pumunta siya ng Dubai, magkabilang parte ng mundo, so it wasn't really ideal. So kung sa United Kingdom, nakoy malamig dito, laging umuulan dito ang alam ko eh. Unless may taga United Kingdom po, sabihin nyo sa akin kung ano ba yung temperatura dun sa United Kingdom. At iba na po yung visa sa United Kingdom, iba rin yung visa po sa Amerika. Okay?
sa mga gusto magtanong dyan. Eh, ito po ay objective na tanong, walang pag-aasar ha. So, ang gagawin natin dito, eh, saan po kaya siya magte-training? Kasi malamig eh. So, it's, of course, it's always best na mas maaga makarating po dun sa lugar. Is he gonna train here in the Philippines? Sino yung magiging mga ka-teammate niya? Sino yung tutulong sa kanya sa training? Or is he gonna go to the UK in advance? Kasi ganun yung mga ginagawa po ng karamihan mga boksingero. Lalo na pag mga world caliber, eh talagang pumupunta sila na maaga. At mga big fight, pumupunta sila maaga dun sa lugar na pinaglalabanan. Tama? Tama. Okay. Furthermore, sanction approval is hereby granted. Ayan na. Ibig sabihin na approve na yung sanction approve, granted. Ah. Basahin ko na. Under the sole and exclusive responsibility, the promoter of the event concerning the compliance with relevant COVID-19 protocols enforced by the British Boxing Boxing Board of Control or BBB of C and all of the laws, rules, regulation, and guidelines set forth by the relevant government authorities to ensure participant safety and well-being. Naku, mahihirapan yata ako dito ah. Parang mahihirapan ako dito ah. So, dinadagdag po dito, dagdag na approve na po yung sanctioning sanction at eksklusibo po na ibinibigay po ang responsibilidad sa promoter ng event para po nako sumunod po sa mga patakaran sa dahil sa COVID-19 at kung ano man po ang patakaran ng British Boxing Board of Control, kung sa Pilipinas Games and Amusement Board, kung sa Nevada Nevada Athletic Commission at ano pa pong laws at o kumbaga ano pa pong mga alintuntunin at mga regulasyon ng gobyerno at mga otoridad para po sa kaligtasan ng mga kasali. Nako, mahirap to ha. dapat yata hindi ko na tinatagalog eh. Okay, inom lang ko na ang hirap, mas mahirap magtagalog kaysa mag-explain eh. Okay, 1,000 na. 1,000 isang tuwa na tayo, baka naman pwedeng i-share. Share muna tayo guys. Mamaya na yung mga tanong na hindi masyado sa topic. Relax lang po tayo para hindi po tayo ano, para hindi po tayo naliligaw sa ating pong sa ating usapan. Okay. So, here we go. Conversely, kindly note that CaSimero has not discharged a mandatory title defense since winning the title against Zolani Tete on Saturday, November 30, 2019 at the Utilita Arena in Birmingham, West Midlands, United Kingdom. Thereafter, CaSimero had two successful voluntary title defense against Duke Micah on Saturday, September 26, 2020 at the Mohegan Sun Casino in Uncasville, Connecticut and against Guillermo Rigondo on Saturday, August 14, 2021 at the Dignity Health Sports Park in Carson, California, USA. Respectively, consequently, more than 2 years have elapsed without mandatory title defense and therefore CaSimero must discharge his mandatory defense obligation per WBO regulation. Pwede bang ano? Pwede bang yung pag-translate ko dito not exactly at sasabihin ko na lang sa inyo kung ano ibig sabihin nito kasi nahihirapan na naman ako mag-translate eh. Para po maintindihan po lahat kasi maraming unfortunately naintindihan ko na marami pong hindi masyadong nakakaintindi at sino ba naman yung nagbabasa ng ganito kakahaba? Ako lang yata yung nagbabasa eh. Alam naman natin yung ibang mga fans talagang kailangan sabihin natin. So explain na lang natin ano. So sinasabi po dito na hindi pa po na nagagawa ni General CaSimero na lumaban sa mandatory. So hindi pa niya na-discharge yung mandatory niya. Okay? Dahil po siya po ay nagkaroon po ng voluntary defense after winning nga po yung kanyang
belt doon po sa kay Zulani Tete nung November 30 nung 2019 na lang. 2019. Tapos sinabi rin po dito, ganito po pag gumagawa ng kontrata, it has to be very very specific. Although this is not a contract, this is a document. So sinabi po dito na nagkaroon po ng dalawang depensa na itong si CaSimero kay Duke Mike at kay Rigondo. At sinasabi dito na kailangan po na magdepensa na ni General CaSimero. Okay. And ito mas mahigpit itong mga sunod na mga ano. Ito lalo na itong part na to, napakahigpit nito. At dito siguro may papalag, no? Ayo, pupunta ba daw ako ng London? Wala tayong hanap ako ng sponsor, sir. I don't have a sponsor yet, so at saka baka busy masyado dito sa Pilipinas. Marami pong events dito sa Pilipinas na I would like to support. But soon, we'll see. And of course, ang hirap kasi pumunta sa London at sa ibang bansa because of the kumbaga mga restriction. But let's continue. Ito yung statement na ito. Ito yung tandaan nyo mabuti, ha? Makinig po kayo. Thank you, Papa Dodge London. Salubungin mo na lang dyan si John Real CaSimero. Ito. Itong matindi talaga. Moreover, the sanction is granted is subject to compliance with all terms and conditions stated in the amended resolution issued by this committee on December 23, 2021 and following provision number 1. Okay. So, kung natatandaan niyo po dahil po sa mga nangyaring kaguluhan po sa timbangan at kung ano-ano pa sa napasama pa yung bote, nagkaroon po ng resolution po ang WBO at naglabas po sila ng mas mahigpit na rules. At ito po yung isa doon, ano? The CaSimero Butler bout taking place no later than April 30, 2022. May date na naman, so no problem. In the event that CaSimero does not attend the official weigh-in for any reason whatsoever, refuses to fight, is injured or suffers an injury, or is unavailable to participate, regardless of the circumstances, the bantamweight championship title will be declared vacant. Ipso facto. And with CaSimero being rated in the bantamweight division per WBO regulation, a world championship contest. Naku, matindi-tindi ito. Mabigat talaga. Kaya kailangan sa mga idol po, si Quadro Alas, kailangan nating tulungan si Quadro Alas. Tatagalugin ko po, ha? Para po sa mga Pinoy na hindi po masyado makaintindi, ha? Ha? Tatagalugin ko po. I just want to make sure that everyone understand. Ha? Ito na, makinig po kayo na mabuti. Dahil dito pa lang ay matindi na talaga ang magiging laban natin. Anthony, magsasolo muna ako. Relax ka muna dyan sa likod. Pwede ka muna tawagin na lang kita pag gano'n. Oh, pero gusto mo manood dyan. Good. Sa backstage na kasi si Anthony. Okay. Maliwanag na maliwanag po dito na talagang napakahigpit na po ng rules ng WBO. Okay? So, ang ibig sabihin po nito, ha? Ginagrant po si John Real CaSimero na lumaban. Ha? Okay? Pero at walang lusot, walang pwera, walang kahit anong excuse, dapat matuloy at lumaban si John Real CaSimero kahit ano pa yan. Kahit anong rason. Ito, ulitin ko, ha? Dito na lang tayo. In the event that CaSimero does not attend the official weigh-in, kung hindi a-attend si John Real CaSimero sa weigh-in, kahit anong rason, for any reason whatsoever,
Kahit anong rason, basta hindi dumating si General Casimero, tanggal ang belt. Bakante. So we need to remind everyone and we need to make sure that General Casimero stay focused. Lalo na yung mga kaibigan ni General Casimero, let's help him focus. Ha? Wala munang away. Dapat wala na nga yan eh. Pag ayaw niyang lumaban, eto okay pa yun eh. Okay pa yung ano, 'di ba? Pag yung hindi siya naka-attend dahil nagkasakit siya, no? Kung hindi siya lumaban dahil may reason. Pero ito, pare, is injured or suffers an injury. Kahit may injury siya, bawal pa rin at matatanggalan pa rin siya ng belt. Napakahirap nito. Sobrang higpit naman na ito ng WBO. But I understand na kung bakit nila ito ginagawa. So, uulitin ko po, ah. Casimero, pag hindi siya umattend ng weigh-in, ng kahit anong dahilan, pag hindi siya lumaban, pag na-injured siya, ha? At hindi siya makalaban o makaparticipate, regardless of the circumstances, yung word na yon na regardless of the circumstances, the bantamweight championship title will be declared vacant. Ang titulo niya ay maideklara na bakante. So help me God. So help me. Yung lahat ng distraction dyan, ikaw, isa ka pang nagko-comment ka ng kalokohan, tumigil ka na dahil maiinis lang parehong kampo, you're triggering everyone. Ha? Salamat po sa inyo lahat. Di po ako galit. I'm just trying to emphasize. Okay. With Casimero being rated the bantamweight, pero rated, ibig sabihin, magiging kasama na doon siya sa rating pag natanggalan siya ng belt. So, ibig sabihin nun, may pag-asa pa rin siya. No? Medyo mahigpit lang talaga, na? Eh, kayo eh. Pesto ako, ang masasabi ko lang sa inyo, ay I always will support General Casimero at support all Filipino boxer, sabi ni Amazing File, at peace be with you all. I love you. I love you too. Okay. Kaya kung ako sa inyo, ha? Makinig po kayo dito mabuti, ha? Kung ako sa inyo, please lang. Tulungan natin yung ating Filipino champion. Let's just have him focus in his training. Pagtatanggol ng isa, sasagot yung isa. Pagtatanggol ng isa, sasagot ng isa. Paikot-ikot! Round 2! Round 3! Anong round na ba tayo ngayon sa awayan? Itigil nyo na yan. Okay, ang sakit niya. Pero sandali, hindi pa ako tapos, ha? Hindi pa ako tapos, guys. Eh, hindi lang naman kay General Casimero mahigpit. Kay Butler din, okay? So, sa mga taga-Ormoc dyan, sa mga kakilala po ni General Casimero, sa mga vloggers, kaibigan, kaaway, kabalitaktakan, at kausap, peace be with you all. Ah, okay. Ito na. Wala tayong pinapanigan, wala tayong pinoprotektuhan. Servisyon totoo lamang. At itong servisyon na ito para sa inyo. Ah, ito na po. Sabi naman, para kay Butler naman tayo. Para kay Butler. Nako, parang iniinit ang ulo ko nito ni WBO eh. WBO, sobra ka naman. Ito naman kay Butler, ha? Para pantay. Ito, basahin ko na nang mabilis, ha? WBO Regulation of World Championship Contest. In the event that Paul Butler does not attend the official weigh-in for any reason whatsoever, refuses to fight, is injured or suffers or injury or unavailable to participate, regardless, blah, 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 blah. Actually, pareho lang naman pala. Pareho lang. Pero ito matindi, no?
Pag hindi lumaban si Butler, eh hindi na siya mandatory. Okay. Ang tawagin nyo ngayong receptionist dyan. Okay. Proceed with selecting at mamimili na daw ng bagong mandatory. Okay? Okay. And ito na yung last statement, no? Lastly, this committee reserve its right. Pwede ko mabasahin parang British? Let me see if I can. Parang hirap yata, hindi ko na alam eh. American accent kasi yung English ko, alam ko eh. Lastly, this committee reserves the rights to issue all further rulings and determination necessary, helpful, and convenient to accomplish the purpose, policy, and intent of the WBA regulation of World Championship Contest. In closing, please do not hesitate to contact WBO offices if you have any further questions and concern. Luis Batista Salas, CC Francisco Valcarcel, President, Steve Pacetti, it's Team CaSimero and Paul Butler. Biruin mo to ha. Naka-address siya kay Steve Pacetti. Yan po yung parang nag-handle na ngayon dito po kay Janvel CaSimero. So sa mga nakakalam, siya na po. Steve Pacetti po yung parang lawyer nila. Alright? Maliwanag pa sa buwan. Teka, malabo yata yung buwan ngayon eh. So, hindi maliwanag. Hindi, maliwanag yan. Okay. So, marami pa tayong balita ng boxing. Pero, simple lang po. Ulitin ko na po. Ang bilis ha. May tanong ba kayo tungkol sa aking binasa? At mamaya may exam ako ha. Magpapa-exam ako mamaya. O sa mga hindi nag-review dyan ha. Pwede namang mag-vlog. Hindi naman natin pinagbabawalan. Huwag lang tayo mag-away. Kasi lahat naman nagbablog eh. Everyone is vlogging. And it's okay. As long as he do his job. And huwag lang mag-away. Steve Pacetti. Team CaSimero. Luis Medina. Okay. So, I'm gonna summarize this para sa inyo. Kung mga wala na kayong tanong ha. Lagot. Okay, yeah. Guys, kailangan syempre and I will answer this once. Isasama ko na si Anthony dito pagkatapos ko mag-summary para hindi lang ako yung malalagot pag nag-usap ko. Ito na po, parang newscaster ha. I always wanted to do this. So, ulitin ko. Lasa na pa yung parang anak ko. Let's go. Sandali, take two. Kasi magkukota ko para kunwari, parang newscaster talaga. Parang newscaster talaga, kay talaga. Pagbigyan nyo na ako. Yung buo ko lang madumi, magulo kaya yamo na, nawisan na ako. Okay, take two. Direct, take two. Foundation. Okay. Magandang gabi po, Pilipinas boxing fans. Ako po si Pao Salud po at ito po ang mainit na balita. Aprobado na po ng WBO ang laban po ni Janvel CaSimero, ang ating pong reigning WBO bantamweight champion, at ang makakalaban po niya ay si Paul Butler. Matatandaan po natin na ang kanilang laban ay nakansela dahil po or napostpone po dahil po sa nagkaroon po ng sakit. Ito pong si Janvel CaSimero. Kakalapas lang po kanina ng WBO na kanila pong inaaprobahan na po ang laban po ni Janvel CaSimero at ni Paul Butler na magaganap po sa April 23, 2020 sa Liverpool, United Kingdom. Ito na po ang pangatlong beses na lalaban si Janvel CaSimero doon po sa United Kingdom. At napakahigpit po ng rules and regulation ngayon ng WBO dahil parehong boksingero ay bawal ng umurong, bawal magkasakit, kailangan laban lang. Kung hindi, mawawala sa kanila ang titulo
or mawawala sa kanila ang mandatory position. Yan po ang ating mainit na balita. Ako po si Pau Salud reporting para po sa Pau Patrol, Powcast Sports News, Boxing. Salamat. Naloloko na ako. Ipasa ko na si Anthony. Anthony, save me. Gandang gabi, Sir Pau. Wala lang. I'm just having fun, brother. Pare, may na-miss ba ako? Kasi kanina ka pa nanonood sa akin. Ano bang namintis ko doon sa announcement? Ano sa tingin mo? Na-cover ko ba lahat? Sir Pau, detailed naman ng lahat ng explanation mo sa akin. Detailed. Pag-usapan na natin ito, no? So, as expected, and rumors has now confirmed, WBO has announced it. Pwede na natin i-announce. Pero Probellum has not officially announced it yet in their, on their website. But, syempre, may WBO na approval na. Eh, mukhang totoo na. Sanctioned na. So, ano bang positive na to? So, ano bang dapat natin i-considera? At ano bang unang pumasok sa isip mo nang nalaman mo na ito na? Ano yung thoughts mo kagad? Yung sa akin, kasi halos lahat naman siguro yung sentiments is about his weight, about the champion's weight. Akin, yung 3 months or more than 3 months kasi nag-negotiation pa yan sila. And then, nabalita natin, just pagka-start pa lang ng year, nag-training na si Champ Casimero. So, ano, more than 3 months, I think that's enough for him to make weight. There's no, ano, wala nang question dun sa ano sa dali ng ano ng oras or sa ano sa climate man. That's enough for him to make weight kasi sobrang tagal na niya, 3 months na yun. 3 months, April 23. Actually, I think yes, that's one of the biggest concern lahat naman ng tao. In fact, hindi lang 'yan. May nabasa akong artikulo, papakita ko lang. At ito ano, medyo controversy ito, Probellum setting Casimero for a fall. Nabasa mo ba yan? Wala mas... Ito. Oh, yeah. Parang, bakit daw wala pang announcement? Parang duda na agad yung writer. But naiintindihan natin eh, no? Kasi halos wala eh. Puntahan na lang sa, ano, sa field boxing. Yun yung pinaka-old school na, ano, eh, na boxing nyo sa Pilipinas. Pupunta pa rin ako dyan every now and then. Kasi kakilala po natin yung mga writer dyan. Mga solid yung mga writer dyan sa local eh. So weights, weight pa rin ang concern natin because sa laban parang ang nariramdaman ko ha, real talk lang, nothing against Casimero, lagi sinasabi ang tunay na kalaban niya ay timbang hindi si Paul Butler. Ikaw ba'y naniniwala na pag 100% si ano Casimero eh walang panama yung Paul Butler? 100%. Sobrang ano, sobra. Kung may lalampas pa ng 100%. Levels beyond si Champ Casimero with Butler. Though he was a former world champion, the opposition of Champ Casimero, sobrang lamang na talaga si Champ Casimero. Added pa the physical, the innate parang yung power ni Champ Casimero nandoon na talaga sa kanya, so he has all the skills, all the yung kulang na lang sa kanya is nandoon siya sa territory ng kalaban niya, but who knows, yung kay Champ magsayo nga, no one believes na he will beat Gary Russell sa last week, and then who knows, baka si Champ Casimero if ever hindi sila magkaroon ng ano ng agreement with his former promotions, maybe ma-impress yung Probellum sa kanya, and who knows, baka mag-Probellum pa. Ah, well actually I think merong nangyayari na behind the scene that we do not know regarding the promotion. I almost feel it at tahimik lang sila. Sa aking palagay ha, but I cannot confirm nor deny. Sa shoutout ko muna si Papa Terry Constantino, suking-suki ang Pau Salud YouTube mula sa Taguig City ha. Yung Pau Salud na isa kong channel sa kabila yun, Powcast Sports ha. So ano, yes, everyone believe that Casimero will beat Paul Butler. Pero lagi yung sinasabi ko, no? Boxing is the theater of unexpected. Kung pelikula to, alam na natin, alam na ng director kung ano mangyayari eh. Pero ito, kahit yung producer, kahit yung promoter, hindi nila alam kahit anong mangyayari. Kahit pa may sobrang lamado, sobrang dihado. So, syempre,
Kailangan pa rin mag-training ni General Casimero na maayos dito. At dahil nga ang laban ay sa United Kingdom, I assume na yung laban sa United Kingdom, eh malamig doon, ano? At pangatlong best niya na, no? Tama ba ako? Charlie Edwards, Tete? But, ano, different locations. Kasi, ano eh, Liverpool to eh. Yung sa kanila, O2 or Nottingham mata yung isa. So, magkakaiba-iba sila ng places. But, ano lang yan eh. Parehas lang yan eh. Halos parehas. Tsaka, ano, basta UK at ibig sabihin yan, hostile territory. Eh, alam mo naman yung mga dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Di ba? UK. Makabuti, hindi kakanta pa yun ng Sweet Caroline dyan, Paul Butler. For sure, mayroon yan. Nah, meron naman diba? Tayo, ano eh. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Aha, lahat ng bagay. All things are connected too. Just to reference, kakatapos ko lang mapanood yung bitin na manifest sa Netflix, nakakainis. Season na pa. Anyway, so this is well, in the bigger ano ha, in the bigger boxing community, ako real to ko, it's not really considered that big of a fight. Oh yeah. Right? Yeah. But in the Philippines, it's big fight for us. It's a big fight every time Casimero fights. Yeah. His name is already popular in our country. Correct. So, consider as big fight. And plus, it is also considered now and again a bridge to the real big fight. Oh, yeah. Yun nga, which is... Go. Yun, tama ka rin naman po, Sir Paul. I think this fight aligns to everything na ano na... yung pinaplano ng lahat ng bantamweight boys. Kasi, ano eh, there's a lot of rumors na champ Nonito Donaire and champ Inoue is fighting on April 2. So, April. Sakto. Parang hindi niya kailangan to i-treat na lightly because it's his, ano, it's his parang ticket to a big fight. Kung hindi niya malampasan tong fight na to, he cannot win it all. So, syempre, mawawala yung belt sa kanya. No, the winner of Inoue and Donaire only wants whoever holds the WBO belt, so he needs to win that. But I'm pretty confident naman that he will not be overconfident kasi nasa opponent battle nga siya, so he will take it even keel. Yeah, and I truly honestly believe na General Casimero realizes that this is a crossroad kind of fight. Crossroad, yes. Yung sinasabi natin, medyo, sige, wala masyadong relevance yung sa kanya. Kumbaga, natalo niya naman yung mga magagaling. Pero, nandito yung dalawang daan eh. Ang hirap nito sa kanya because of the situation that has been happening. So, he really needs to win and we want him to win para magpatuloy yung storya niya. Kasi kung hindi, alam mo yung mapapaso yung storya. Posibleng mawala ng interest or posibleng ano na, hindi na siya magiging viable. And he has still two stories to fulfill, whether it will be with Donaire or Inoue. And in fact, pag naipanalo niya ito, maaring mas mapaikli pa yung kanyang journey to undisputed because yung dalawang champion ay maglalaban na. So isa na lang doon, di ba? Sobrang ano nga sa kanya, sobrang pabor sa kanya. Pabor talaga sa kanya. Okay, if the fight happens kay Champ Inoue and Champ Donaire, sobrang hirap nun sa both parties with him. He will, who is Butler nga sa mga nakalaban niya. So if he wins this fight, it will be for sure an impressive victory, and we could expect a knockout every time Casimero fights. So yun, napaka-align sa kanya. Ang daming stories eh. Nabibilib nga rin ako sa kanya somehow because yung name niya, sinasabi ng ibang tao na hindi pa popular sa American scene, but look at what happened last day na tinatrash talk siya ni nung kapatid ni Gary Russell, and then he responded, and then na caught up yung eyes ng kapatid ni Gary Russell, so nagkakaroon sila ng beef. So it means na
yung yung marketing ni Casimero is going up kasi napapansin siya ng mga American fighters eh. Top level yan si Russell, yung mga pangalan ng Russell. Correct. No, no, na-realize ko nga no, pare. Swerte pala si Casimero sa nangyari. Swerte. Kasi kumbaga, kumbaga sa basketball ni reference ko, ikaw yung naging ikaw yung top 1 seeded, nakalaban mo yung number 8. I mean, no disrespect to Paul Butler, pero yung weight of way to undisputed ni Inoue at saka ni Donaire is a rough rough road. Samantalang, and again, no disrespect to Paul Butler, he can still make an upset. Paul Butler, di ba? I mean, generally it should be an easier route. And if he do good, if follow the all the things sa labas, kumpaga ito, he just need to pass his paper eh. Kasi siguradong pasado na eh. Kailangan lang niya pumasok sa school. 90%, no, di ba? That's why yung iba, mahirap pa yung exam eh. Kaya nga sinasabi ng lahat eh, if he makes weight, the fight is ano, the fight is already sealed. Ano, pwede mo nang isulat ng si John Will kasi merong panalo sa laban. Kasi the biggest battle of kasi meron his entire career, I think, is the weight. And then pag okay naman, smooth sailing naman yung weight niya, he knocks his opponent out. Yun yung ano eh. Yeah. As long as matalo niya yung timbangan, talo niya na yung kalaban most of the time. Kahit saan pa yan. Ganyan ka galing yung Quadro alas natin. And that's why, alam ko, maraming concern, maraming nag-uusap-usap ngayon. And now that it is confirmed, all I wanted to say kay General Casimero, and I'm sure he's already thinking about this, is to how to properly manage and ayusin yung timeline, yung schedule nila para pagdating ng laban, wala na maging problema ulit, hindi na magkasakit sa kung ano man. Because sabi nga nila, bawal na magkasakit ngayon. As in, tayo bawal na magkasakit, lalo na siya. Dahil pag nagkasakit siya, alam mo na, tanggal ang belt. Pag gumayaw siya, tanggal ang belt. So, habang malayo, lalo na pagpalapit na palapitan laban, he cannot risk anything. Ingat na sa pagtitraining, ingat sa sparring. Nako, yung injury, di ba? Bawal ba injured? Patay, basketball, wala nang mga delikadong bagay kasi bawal na. Bawal ma-injured and alam mo yung katumbas na pera doon na mawawala. It's not the 105,000. 'Di ba 105,000 lang 'to? Yeah, USD. USD. It's not really 105. Kaya yung mga nang-aasar diyan na 105, it's not 105 because the 105 is just the start to a bigger money. To a bigger money fight. So Casimero should not put that into his head na nagkaganito. It's bad luck. But the truth is, he will have the easier route doon sa pagiging undisputed. Four belts, wala na magbibigay ng 105. Millions na siguro yan. Yan. Tsaka diba? kung makuha niya yung lahat ng belt, kung star na siya sa Pilipinas, what more kung makuha niya yung four belts and then magiging ano siya, magiging unified champ siya, magiging pound for pound champ na siya. So no one did that in the entire history sa Asian. So napakalaking bagay yan for every Asians ngayon na lumalaban. Pag sinasabi mo yan, na nadadagdagan na naman yung inspirasyon ko sa sarili at saka para sa mga Pilipino. I always dream na yung Pilipino natin makakuha ng iba't ibang accolades, lalo na si Champ General Casimero. So I hope lahat tayo marirealize natin yung posibleng puntahan ni General kasi. At alam ko, ulitin ko ulit, because I know Jason, General, kahit taimik yan, alam ko minsan nanonood yan. I wanna tell you that I support you and just think about the win. Pag nanalo ka, pare, yung daan nito. So let's talk about the training camp and the team. It's also a concern related sa weight. Wala akong balita kung saan sila magte-training eh, no? Pero sa UK, usually yung mga top level nating boxers, yung mga tinatawag natin pag export quality na boxers, eh doon sila sa Amerika, doon sila nagte-training laban. Yung mga nasa Dubai na lumalaban, ilang linggo sila sa Dubai. Although natatalo pa rin yung iba, pero
doon sila. If it's you, what do you think is the paano kaya to? Eh, may magsasabi rin na Memo Heredia. Teka, mamaya na si Memo. Ano sa tingin mo? Ano ba approach dito? Where do you think they should train or where are they training? May balita ka ba? Kasi hindi natin sila nakakausap ngayon eh. Wala pa naman, sir. Pa wala sila. Tahimik sila ngayon eh. It's yung party nga nila sobrang, ano, sobrang unusual ngayon kasi wala tayo naririnig halos yung last na narinig ko sa kanya eh. He trash talk ano, si Gary Antonio Russell for John Sultan. So yung sa kanya I honestly want him to ano trash talk his opponent more na si Paul Butler. Ngayon, more than kay Gary Antonio kasi nabigyan na ng spotlight si Champ Sultan with lighting up the fight with Gary Antonio. Sa kanya naman yung fight naman niya. He should make some noise ngayon na announce na yung fight. Yan na sinasabi ko. Ano, kailimutan mo na Jandrel, i-trash talk yung iba. Si Paul Butler ang i-trash talk mo. The last time, sinabihan ko na siya, bakit hindi naman si Denairi kalaban, hindi naman ang kalaban yung mga ibang bloggers. Pabayaan mo na sila. It's si Paul Butler ang banata mo para ano, trabaho lang naman ito para maraming bumili, maraming maging interest, para hindi lang mga Hapon ang galit sa'yo, pati mga Briton galit sa sa'yo, in the sense of marketing. So, yun dapat. I mean, actually, although tahimik ngayon si Quadro Alas, which I truly appreciate, maganda yan kung nakapokus, pati si Jason yung post nila, hindi masyado ano, pero yung mga nakapaligid kasi, hindi ko alam ba't nakasubscribe pa ako, yung mga nakapaligid nag-aaway-aaway pa rin eh. So, yun na lang. Yung sa akin naman, Sir Paul, about sa camp niya, yung kung iano ko pa kung si Inoue or si Champion Nairi yung ano yung makalaban niya, but right now, yeah, it's an added boost kung magkaroon siya ng Memo Heredia type of strength and conditioning and then added coaches to ano to give him some tips or advice. Yeah. It will be a much more ano parang mag-aano ng chance niya, malaki ng chance niya. So, yun, it will be good for him, but right now kung si Butler lang naman, I think I have all the confidence kay ano Champ Casimero to beat Butler still kahit ano man yung ano nasa camp niya ngayon. Okay. That's because of his ano the caliber of his opponent naman. Okay, ito yung sa akin, ano, and I understand where you're coming from kasi looking from the outside, parang wala talagang panama. But I would like to treat this the other way. I will not underestimate whatsoever itong si Paul Butler. Even though yung kalidad, parang sasabihin natin, bakit yan lang? Siya yung mandatory. Every mandatory, work hard para makapunta doon sa position na yon. So sa aking palagay naman, You're right, no? Kumuha siya dapat ng team. Pero hindi basta-basta. Naalala ko 'yung sinabi ni Mark Magsayo na interview natin, 'di ba? Kasi ikaw ba 'yung ano? Ikaw ba 'yung nag-decide na may conditioning ka na ganito, may nutritionist ka na ganito o binigay yan sa iyo? Hindi, gastos namin 'yan. Yeah. If you invest properly at i-invest mo sa right team, it will pay off. And I think kahit na yung kita dito ay hindi ganun kalaki, I think a proper investment is needed because nga of the potential ang tawag dito, potential na pwedeng mangyari kung siya ay manalo dito. And kasama yun sa investment. Ako, I always think long term, pare. Even sa pagbablog ko, itong binablog ko, ito hindi kita ngayon o hindi mag-views ngayon, but I know in the future itong in-interview ko na bagong boksingero, posibleng ano, this is the same thinking na gusto ko sana nasabihin naman kay sa company Quadro Alas na kailangan, he needs to invest in the right team now, kasi he needs to treat this Paul Butler fight as important as the undisputed or unification Inoue Denairi fight that he wanted. He needs to treat it as important. He cannot underestimate Paul Butler na nando doon sa lugar nila. Natatandaan mo yung huling laban niya kay Guillermo Rigondo? Quoted as the worst fight. And posible sanang matalo doon si Casimero kung sumuntok lang ng konti, di ba? Hindi talaga sumusuntok eh. What if ganun ang gawin ni Paul Butler? Si Magsayo, powerful punch, hindi niya na-knockout.
muntik na rin. Majority. Buti na lang, maliwanag na maliwanag. Pacquiao, there was some fight. Eh, ang galing-galing ni Pacquiao. Pag ayaw magpa-knockout ng kalaban, tapos ikaw pa yung dayo, at alam mo na the world is against you, dapat pag-tuunan ng pansin talaga ito. Kasi feeling ko, posibleng tumakbo talaga yung Butler. Tama ka rin naman, Sir Pao, but let's factor in yung nga sinasabi mo, investment. But how can you invest in a $150,000 fight? You cannot invest in something like that naman sa ngayon part na to. At saka, yes, we all know na yung nangyayari sa na sigalot sa both parties na nangyayari yung sa former camp niya at sa kanila ngayon, if magkaroon ng ng reconciliation sa both parties, it will be better kasi meron na silang pagkakaunawaan eh. But if Champ Casimero will go into another way, another direction, he needs to kailangan niya maglikom ng sapat na pera rin. So I think ang daming factors kasi, ang daming pwede nating i-factor in eh. Kung gusto mo niya muna i-secure yung management niya, kung gusto mo muna niya i-secure yung management niya rather than his physical coaches para mga ganun. Kasi tiwala naman siya, like he said, he wants his brother to be like Coach Freddy Roach. Let's see if they can prove us wrong. Kasi yun nga, sa tingin natin, hindi pa sa ngayon kasi nakita nga natin yung nangyari last time. But let's see if they can prove us wrong. Yun lang yung sa akin na we have to factor out everything rin sa camp. Okay, medyo quick. Gusto ko nang mag-rebat sa'yo. Salamat, ha? And you're making this conversation interesting. Yan, gusto ko may coaching challenge. Dahil dyan, bigyan ka ta ng isang Pero, pare, I will disagree. No? Anong walang pera ay namibigay nga yan? Bakit yung... Ito bang 105 na ito? Ito lang ba yung pera niya? Anong yung kinita niya sa mga past fights niya? Mas malaki pa yun. Yung kinita niya sa sponsors niya. Di ba, may sponsors pa rin siya ngayon dito? At hindi ko naman sinabi na gumastos sila sa mahal. May mga Filipino nutritionist gaya ni Janet Aro. May mga magagaling na boksingero na Pilipino, no, na they're willing to sacrifice for our boxers. In fact, yung mga ibang trainer pa, hindi pa nga kumukuha ng sweldo yan eh. Kumukuha lang yan ng share, depende sa kita ng boksingero. So kung maliit ang kita ng boksingero at very visible naman na ganito lang yung amount, ahatiin pa, then yung tunay na gusto tumulong kay Casimero, ang dami natin mga galing din dito sa Pilipinas na nutritionist, conditioning coach, to supplement itong si Jason Casimero. Hindi naman sa wala tayong tiwala kay Jason Casimero, and I believe na may gusto silang patunayan, which is good. But gaya ni Magsayo, may Freddy Roach na siya, may Marvin Samodos pa siya, tapos meron pa siyang yung si Paolo, meron pa siyang Janet Aro. Hindi na ito local, hindi ito barangayan, hindi ito basta-basta laban. This is world championship fight and we need to treat this as a world-class team. And General Casimero is a world-class athlete. Para sa akin, imposibleng wala siya makakuha na pambayad. Nakakakuha siya ng promotion, nakapamigay siya ng sangkatutak na bigas. And this is what I'm saying. When you think long term, no? Kasi yung kagalingan natin, yung kabataan natin, yung age natin, we don't know what's gonna happen. And that's why we need to invest. Nandito na tayo, pag natalo tayo dito, mahirapan. Di ba? Tama rin naman, sir po. But kailangan ko to, ipagpatuloy na lang rin. So, yun nga, sinasabi ko, we have to factor out everything. Since it was supposed to be made na nung December 11, siguro yung timing hindi pa nararapat ngayon kasi nandun na sa kanila yung para it's a continuation for both camps kung ano man yung pinagpreparahan nila.
So ano, kung magkakaroon ng changes or minor changes man, parang mga ganun, it will be fine. Pero kung like magkakaroon ng ano, ng total changes, parang mga ganun na parang ang daming i-add on, maybe makalito pa yan sa mga boxers. But I think ano, you have a good point. I could agree with you pa nga na sana magkaroon siya ng coaches na better. And I have a suggestion na sana ibalik niya na lang si Coach Jun Agrabio, kasi successful naman yung party nila eh. Yeah. Saka, okay. Teka, parang baka may ma-offend nga daw eh. So, anong better? I mean, si Jason can still lead. I'm not asking him to change anything, and sino ba naman tayo? Si Jason Casimero, ang tunay na angas, pwede siya maging lead trainer pa rin. Kumuha siya, kuhanin niya si Agrabio. Eh, kung sabihin ni Utol niya, siya ang lead trainer, siya ang lead trainer. Pero maganda pa rin yung may supplement. Si Coach Nonoy Neri is, I'm sure, pwede naman siyang suportahan. I mean, in fact, wala pa naman changes na nangyayari. In fact, yung changes, hindi pa na-apply kasi siguradong may changes kasi yung huling laban niya, ibang-iba yung team niya eh. So, yung changes na sinasabi mong factor is, ano, halos wala or will be the same. Wala because either way, there will be a change. Either way, there will be a change naman talaga kasi, yun nga, ang daming umuugong na, ano, na about his contracts, gano'n na, mag-expire na within a week or so, parang ganun. So we can expect a lot of changes from him if ayaw niya na i-retain yung nangyari sa kanya last year. So yes, marami. And that's why ako, kung ako lang, no, kung ako yung advisor, I always believe na kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung magkano yung investment mo, ganun din yung kita mo. So if I wanna get the best of the best, no? Bibili ako ng magandang gamit. Kung gusto ko ng mabilis tumakbo o mabilis na sasakyan, bibili ako ng Porsche. Hindi ako magtatsaga sa ano, ganito lang. So I would wanna complete my team. And yun lang naman yung point ko. But yung sinasabi mo, ano nga, maraming factor. Pero yung complexity kasi, pare, at saka yung complication, we also have to consider. Na pwede ka magtipid ngayon pero baka wala ka nang tipidin bukas. So they cannot underestimate this guy, Paul Butler. Aminin natin na hindi sa kanya tong promotion na to. We never know. Yun ang we'll never know, pero sa tingin ko ganun. Pero yun mo, dinala sa UK. Paano sasabihin mong kay Casimero, hindi dapat din na sa Pilipinas? Sino mang mas sikat? Si Casimero, si Butler? Yun nga, sinasabi ko sa iyo, Sir Pao, we never know kung ano. Kasi, like I said, na meron silang mga contract disputes or ano what. And then, if makita nila na, yun nga, sinasabi mo na sobrang sikat ni Champ Casimero and ma-attract yung promotions, there's a big possibility. Everything can happen naman. Anything can happen. Yeah, but again, we all have to learn by historical and history. Sabi nga, problem plus UK, oh. Pero, teka, napaisip ako bigla, ano? And ito naman, yung show natin, ano? It's gonna be pampang-interest ng pampainit ng konti. Teka, kung sikat si Casimero at hindi sikat si Paul Butler, di ba mas maraming followers si Casimero? Bakit di kaya sa Pilipinas na lang ginawa? Eh, ang dami namang followers ni Casimero dito. We don't have the money. Bakit? We don't have the money. We cannot afford any production yet dito sa hanggang natin sa hindi, bandita. Problem naman magbabayad yan eh. Kung fair sila, di dapat nakalean towards sila towards the champion. Kung fair, kung sa tingin nilang mas kikita sila kay Casimero. Mas kikita ba sila kay Casimero sa tingin mo? Oh yeah, mas kikita sila kay Casimero. Oh, bakit hindi nila dilala dito sa Pilipinas? Tapos hindi ba magiging available? Added is the restriction. May restriction din doon, di ba? Nakasulat doon sa... Wala na, Sir Pao. They will be... naka-open na sila sa February. Kasi ano, parang yung ano, hindi na sila nakababol. Like yung fight ni ano ni Liam Williams and kay Chris Eubank. Sa atin, nakababol pa tayo with ano eh.
Hindi yan ang dahilan, pare. Real talk kita. Hindi yan ang dahilan. I know. Oh, ayaw mo pa sabihin. Real talk tayo. Yung mga fans ng Pilipinas, hindi lang ni Casimero, hindi bumibili ng pay-per-view yan. Kaya ang hirap dito, kala natin, toong ano na tayo, money maker. Yung pala, ninanakaw lang lahat ng pinapanood. Oo. Halot lahat naman dito. Yun yung ano problem natin yan. Yeah, that's true too. Hindi naman fault ni Casimero yan. Kaso, kung yung mga tunay na nagmamahal kay Casimero, igastusan nyo si Casimero. Kasi, biluin mo, ulitin ko lang ha, yung balita na kinita ni Mark Magsayo, grabe, mas sobrang laki kaysa doon sa kinita ni Casimero. Plus, yung pay-per-view, mas malaki pa. Doon sa alleged na artikulo. Ganon kalaki, kaya maganda pag ang Pilipino sumusuporta sa kanilang idol. So, ilan ang Casimero fans dito na huling laban niya na bumili at nanood sa legit na website? O asa lang kayo? Ba, yun kabum! Nga yung problema ngayon, sir, po, eh. Baka hindi na rin, kung onti pa yung bumili last time, baka ngayon hindi na rin kasi baka sabihin nila nalugi sila last time kasi hindi naman sumipot si Champ kasi mayroon pa yung ganun. Yun na nga isa pang problema. At alam ko kung bakit sa UK. Kasi at least yung mga UK, addict yan sa boxing din eh. Punta yan sila doon, magiinom yan. At hindi lang pay-per-view ang kikitain yan. Pati isang katutak na beer. Kasi wala kasi yan eh. Yung countryman nila si Paul Butler. Nasa... Yes. Ano yung hometown ni Paul Butler yung ano eh. Exactly. Aba, hindi natin gawin sa Ormoc. Superdome. Ormoc Superdome. Oh, diba? Eh, kaso eh, may mga politika-politika si issue din eh. Iyon sasabi ko, that's the big difference. When we wanna support, kung gusto natin supportan yung boxer natin, of course, pagdadasal natin, hinihingi, pero meron naman mga pera iba dyan, ayaw lang din talaga gumastos eh. Calling all Quadro Alas fans, let's support Quadro Alas, yung mga tunay na supporter ha, hindi yung dumidikit lang tayo para tayo lang makinabang ha. Salamat po sa inyo lahat, thank you, wala pa tayo pinapatamaan, servisyon totoo lamang. Ano pa ba yung dapat natin pag-usapan dito? At siguradong mahabang usapan ito, pero syempre marami pa pong boxingero na lalaban din, hindi lang po si Casimero. Ano pa bang para makapag-usap na tayo ng ibang bagay? Paso na natin sila. Ito lang, Sir Paul, yung Jonas Sutan versus Gary Antonio Russell. Kasi yan naman yung last pinos mo. Sige. So wala na tayong magpapasok na rin ako dito sa pero yun, maganda rin yung again, guys, mag-end na ako dito. Pasensya na kayo, ha? At yan naman ang request nyo, eh. Sa akin eh, na wala tayong dito, kakampihan natin lahat, pero real talk na natin, with respect and objectivity, wala tayong kumbaga objective pa rin, okay? Prediction sa laban, takos, sabi nga ni sandali ah, basahin muna natin prediction sa laban. Knockout by General Casimero. Ikaw? Yeah. Knockout. Walang first round. Grabe. Baka hindi na tayo pagbigyan ni Paul Butler. Paul Butler, if you're watching, we still want to interview you. Of course, we respect the boxers, but it's just our point of view because General Casimir really is the real monster. I respect Paul. Yes. It's nice. Sabi niya na na-experience rin daw niya yung magkaroon ng weight gain. So, hindi siya nag-death. Parang kinapakan si Champ Casimero na nasa baba pa si Champ Casimero. Magus, nirespeto niya si Champ Casimero na doon siya nagkakasakit. Pero disappointed lang siya na hindi natuloy yung laban. But irrespective of anong nangyari sa health ni Champ Casimero. So, tama, ito muna gawin natin. Mag-ano muna tayo ng mga tanong ko, okay lang, bago natin pag-usapan si Jonas. Kasi itong tawa si Sir Juni, no? Sumasagot si... Nakuha natin si Gary Antonio eh. Anyway, sa mga tanong po regarding Casimero, isingit na po muna natin, sasagutin ko lang ha. Basta tungkol sa boxing ha, huwag tungkol sa personalan, game tayo, nahihirapan ako sa position ko.
naka hindi ako nakadiretso eh. Nahirapan ako. Okay. Sabi, may tanong ako Sir Pau. Powcast, if ever di pala rin si Idol kasi tingin mo may career pa ba siyang babalikan? Gusto mo sagutin to? O ano? Ako, pwede ko naman sagutin. Hindi, sagutin ko na rin. Tell me if you agree with me. Siyempre naman, lalo na depende kung mayroon siyang magandang na promoter manager. Depende yan sa magiging manager promoter niya sa susunod. As you know, sa mundo ng boxing, hindi lang kailangan magaling yung boxing, yung boxer. Kailangan magaling din yung promoter manager. Ikaw, ano sa tingin mo? Sa akin, once you have a character, you always have a room sa boxing, lalo na ngayong araw na to. Ay lalo na ngayong ano, mga years kasi ano eh, nakita na natin yung rise ni Jake Paul. Because of his character, he gains tons of money due to boxing. So yung character ni Champ kasi meron, lahat yan may pagdalagyan sa boxing, katulad nga ni Adrian Broner. Ilang beses na ba siya natalo, but the fans wants him to come back, and yung other guys gusto pa rin siyang kalabanin because of his name. And like Champ Casimero na baugong pa rin yung pangalan because of his character, his personality na nakakapag-gain ng mga audience, ganun, nakakapag-attract ng mga kalaban, nakakapag-galit ng mga kalaban. Maraming gustong kumalaban pa rin sa kanya. Yeah. But you know what I'm afraid? What I'm afraid of? Pare? What I'm afraid of is, gaya na sinabi mo, Adrian Broner. I don't want him to be like Adrian Broner. Yeah. Na kinakalaban lang because gagawing kontrabida, tapos ginagawang pataba, or ginagawa yung mga boxer na they have the name, they're a good character, but they're there because to fill in the gap. Ayaw ko mangyari yung kay Casimero, na lalo na ayaw ko na mangyari, and this has been happening not just in the Philippines, a real talk lang, na lumalabang ka dahil kailangan mo ng pera lang, dahil dehado ka na, dahil ano, sana hindi mangyari yan. So sana yung promotion niya, yung management niya magaling. Yung ano man piliin niya, dapat this time he will pick the right decision naman. Yeah. Okay. Okay. Yung mga kumita sa pangalan ni Champ, tata, bumili na kayo ng pay-per-view. True, sir. Wow. I think ba wax talaga ang bias ngayon dahil sa likelihood na ulit ang mangyari last time. Yeah. Yes, Paul Butler was not even kumbaga in our radar. Tapos ang tingin pa ng mga tao, tatalunin lang siya. Anong, wala masyadong thrill. Yun nga eh, na-sold out nga daw yung arena. But nung nalaman nila na na-cancel yung fight ni Champ kasi may rating, hindi na puno nung day itself. Yeah. So it's definitely parang a thing na you should look at, na parang magiging hesitant ka na, oops, baka ma-cancel na naman, sayang na naman yung time na in-effort ko. Okay. Alright. So siguro, iwanan ko na dito. Hindi naman kilala si Xayo Pao. Hindi naman kilala si... Okay, sir. Hindi, swerdo lang naman yung sinabi ko eh. Ban ka, Sir Pao, na sa Japan. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyway, I will have a last say, and Sir Pao, ban yung pay-per-view dito eh. I have a question na lang, Sir Pao, kung gusto mo maano pa yung Inoue, kasi may topic. If ever hindi, this is hypothetical lang, hindi na sila magkasundo ni Sir Sean Gibbons, sino sa tingin mo yung promotion or yung manager na swak sa kanya? In this boxing world, aside from Sean Gibbons, if I am General Casimero, I will make sure I get a promoter that's based in the US. Okay, I don't think swak sa kanya si Babaro. Yes. So, tanggalin na si Babaro. I don't think makakabalik siya sa PBC. Kasi natin si Sean Gibbons eh. Sa TGB, APBC. So, wala na yon. Wala nang Ayahemon sa tingin ko.
So, ang natitira lang na lang kasi if ako ko yung kalidad ni Casimero, doon ako sa mga high level promotion na. So, sino lang ba yung natitira diyan na high level promotion? Si Oscar De La Hoya, si Floyd Mayweather. You cannot ano, parang hindi mo na rin pwede ano si Floyd Mayweather sir po, because he is under TGB and PBC banner rin always. Ayun na nga isa eh, parang kasama na rin siya eh. Ang dalawang malaki, ang malalaki lang talaga ngayon si sa Amerika is yung top rank PBC Showtime under the connected eh. Si Oscar, si ano sa UK si may Matchroom at may Queensberry. Or Bellum, MTK. Or MTK. Ano yung tatingin mo doon, Sir Pao? Sino sa tingin? To be honest, I mean, Probellum is just starting. However, they have given opportunity naman sa ating mga boxer. So, but my question with Probellum, and that's why I'm not picking Probellum, is what happened to Albert Pagara? Yes. Donnie Nietes. Oh, yeah. So, of course, si Jade Bornea nag-sign sa Probellum. So I'm still waiting for Probellum to truly banner Filipino. So although nandiyan si Donaire, pero si Donaire hindi naman siya Probellum eh, di ba? Sa Showtime siya lumalaban eh. Di ba? Yes. Oh, ang manager niya si Richard Schaefer. Pero yung promotional rights, I think sa TGB para o sa Showtime, di ba? If I'm not mistaken. Parang ano lang sa Canelo. 1-5-1-5. Parang gano'n, no? Kasi pag mga gano'n yung kalidad na legend na Donaire, may kukuha dyan eh. Pa isa-isa lang. So he gets the best option. Parang Canelo, di ba? Isa, dalawang laban, kinukuha. Meron siyang offer na isang laban dito, dalawang laban. Sino ngayon nag-offer sa kanya? Si Eddie Hearn at saka... Si ano, Al Haymon. Al Haymon. In-offer siya ngayon lang na binalita ni Mike Clappinger na yung fight kay Al Haymon sa March 5 kay Jermell Charlo, and then yung kay fight naman kay Eddie Hearn, two fights, sa two fight deal, first is kay Dimitri Bivol sa March 5 rin, and then next one is if Triple G will defeat si Murata, yun yung second fight niya. So two fight plan yung kay Eddie Hearn siguro. Ganun po mga gagawa nila ngayon. I like that fight. I like that part. Pero sasagutin pa kita, no? Parang hindi ko rin siya gusto kay Golden Boy. Ako rin, ayoko rin. Kasi Hispanic ang pabor nun eh. So, pabor hindi mo rin siya na sobrang. Yung alam niya ngayon, count. So, kanino pa? Lahat na, dinisqualify ko na lahat. So, ibig sabihin, hindi ganun kakilala to. So, yung Matchroom na lang natitira. Eddie Hearn, maganda. Yun, si Eddie Hearn, pwede. Si Eddie Hearn na lang. Ako ano sa tingin ko I still want him to be a free agent. Kung ano, kung hindi man lang siya magkaroon kay ano kay Sir Sean, free agent ka na lang muna kasi you have tons of liberty. O ano. And then yeah, but meron disadvantage diyan. Meron disadvantage. You need to prove yourselves every time. Kailangan mo i-prove yourself. Walang security ang free agent eh. Yeah. That's why Canelo is very admirable na. Ay, kaya ko naman kahit saan ako. Iba si Canelo eh. Canelo, kukuhanin siya. He has a name. Parang Pacquiao eh. Canelo has the right to demand. Because he brings money. Kaya nga, kung ang fans ni Quadro Alas, bumibili ng paper, o fans ng Pilipino, bumibili ng paper, ang dali mag-demand. Kasi pagpasok mo doon, iisipin mo kung ilan yung fans ni, kunwari, ni Jake Paul, ilang million yung subscriber niya? Pare, 4 million. Kalahati doon bumili ng pay-per-view. Money, money, money. He can demand. And that's why he has this, ano pangalan ng promotion niya? Why not kay Jake Paul pala siya? Because... Pwede, kaibigan niya yan. Oh yeah, Jake Paul. Bagay. Pwede, no? Pwede. Saka YouTuber. Saka trash talk. Saka, grabe trash talker nila. So, fit na pwede. Fit talaga sila. Pwede. Pwede, no? Pwede. At sigurado ano. Let's,
let's brought up Jake Paul, yung ginawa niya ngayon sa ano, sa women's boxing. Siya yung siya ano, first promotional ano event niya ngayon mangyayari if ever, yung kay Katie Taylor at kay Amanda Serrano magkakaroon ng ano $7 promotion, pati si Eddie Hearn. Kailan yun? Seven figures yun. First time sa April. They are looking at it. Sa April ah. Ano kaya gagawin ko dito? So, ano, grabe si Jake Paul. Grabe talaga siya ano ng promotion. Bagay sila. Laki ng pera. Bagay sila. Eh, si Casimero pa naman. Ano siya? Ano tayo? Showman eh. Showman din kahit papano yeah. Oh, pwede. Pwede siguro. Jake Paul promotion ang lang. Ganda lang ano nila nun. Ang ganda ng combination nila nun. Kasi dalawang trash talker. Tsaka ang mahalaga, money. Tsaka yung YouTube. Kaso syempre, social to si Jake Paul eh. Kailangan na talagang doon na siya sa Amerika para maganda yung content niya. Yung problema. Kaya, yun nga, ang ganda nga ng simula ni Chubb kasi meron ngayon kasi tinatrash talk na niya pati Amerikano. Nagulat niya ako kapon yun. Tinatrash talk niya pati Amerikano. So it means wala siyang ano, wala siyang kinakatakutan maski ano mang lahi. Kasi walang kinakatakutan niya. Kasi sinasabi nila, si Bonaire lang naman tinatrash talk mo at si Inoue, mga Asyano, try mo yung mga ano, try mo yung mga kano na nagsasalita rin sa'yo ng masama. Ayun, ginawa na ni Chubb kasi meron. Again, ulitin ko, Paul Butler, trash talk mo. Ba't di mo na trash talk sa Paul Butler? Trash talk si Paul Butler. Susuporta ka na dyan. Hindi niya mag-trash talk si Paul Butler. Ha? Bakit ano, nga hindi? Pasit time trash talk din. Oo nga, hindi. Hindi naman siya ganyan eh. But ano ha, one thing is also na I would like to say, no, yung pag... yung ano rin sa kanya yung na-criticize, yung uwi siya sa Ormoc. Hindi, yung maganda talaga pag nagstay siya sa Amerika, you'll get a lot of opportunity, makaka-focus sa training. Konting ano talaga, sakripisyo. Paradigm daw, paradigm. Hindi. Hindi ka masyado ano yung paradigm. Hindi ka masyado ano yung paradigm eh. Kasi dahil sa nangyari kay Pacquiao, different ako masyado. Ayun, but yeah, mukhang pwede siya kay ano, kay Jake Paul promotion. Kaibigan niya. Yes, kaibigan, may picture nga sila eh. Thriller pwede rin. Thriller pwede rin, pero ewan ko kung naglalaban pa nga yung Thriller. Puro sila ano eh, triad boxing. Puro triad ano, puro exhibition, no? Hindi naman siya exhibition ata. I think baka MMA fighter 'yun nila. Ay, pwede rin siya diyan si Jesse. Kaso maghanap siya ng kalaban. Eva, parang parang battle of the YouTubers din dun eh. Oh, but it's legalized. Oh, at least malaki. Dun, sigurado. Malaki. He earns money talaga dun. Mm. Tapos yung ano niya, yung character talaga niya may panglalagyan. Pwede. But again, at the end of the day, talagang very important na manalo siya dito. At I just wanna request everyone to please support po ang ating pambato na si Jandal Casimero. Papalaban na naman siya. At papaiyakin na naman niya yung mga taga-UK. Yes. For sure. Mm. Yung mga kakanta ng Sweet Caroline, magiging Salty Caroline. Salty Caroline. Okay. Sige, pag-usapan natin si ano. Tapos na po kami sa ano Casimero topic. Ha. Ito kasi kaibigan ko. Paano to eh, trigger ito sa ano eh, sa kay Russell eh. Hindi po yung Gary Russell Jr. ha, yung Antonio. Yung nakakabatang kapatid to, di ba? Yes. Ba, sumasagot ay, eh. Oo, pinakabata pa lang ngayon. Kasi yeah. Ano bang nangyari doon? At mukhang magandang laban yan ha. Russell's against the Filipino. Grabe nga eh. I never expected na si yung mangyayaring ano reception nung pagkatapos ng fight ni Chuck Magsayo magiging ganito, parang it's becoming a story, parang ganun. Ang ganda ng story nila Philippine fight, parang stablemate ni Chuck kasi Chuck Magsayo sa ALA and then ngayon sa promotional pack, so ano, align talaga. Tapos si Russell with all the things he said na panalo dapat yung ano ko, yung
kapatid ko, panalo yung kuya ko. And then now he has a chance to prove na he can, they can beat us kasi tayo yung nanalo eh. So hindi natin, hindi dapat yung mentality natin, yung mentality natin na kaya ba nating talunin si ano, si yung Russell, kasi na prove na ni Champ Pagsayo na kaya nating talunin. Now can they beat us, can they beat our Filipino bets na si Jonah Sultan. Kasi they are saying na baka ano lang naman yan si Champ Sultan eh, magiging easy fight na yan. Kaya na, look at what happened to Champ Magsaya. Yeah, yeah. At kung may natutunan tayo, yung Pilipino talaga may kakayanan. Dalo na, ano, ang ganda nitong ano na to kasi nagkakaroon ng rivalry yung mga Russells, mga American, saka sa Pilipino. I don't remember na nagkaroon ng rivalry ang Filipino at saka American. Parang aside from Mayweather and Pacquiao. Aside from that, wala eh. Wala sa mga ano kasi puro ano eh, puro Hispanic, Mexican. Meron tayong tawag na tagline na di natin kayang talunin yung mga Americans. Kaya nga, I think this would be good as well para may bago rin namang storya na maisingit ang Pilipino sa boxing. Yung Russell, alam ko magaling din yung Antonio. Pero alam mo na ano, na dapat naglaban na sila before. Alam mo ba 'yon? Oh yeah, yeah. Nung ano. Pero sinabi bago naman si Sharon Carter. After ng Sharon Carter. Ayun na nga. Pero sinabi bakit daw ni Russell na wala naman daw, hindi pa daw yung naririnig yung pangalan ng time na yun. Oo, pero isa siya sa kinukonsider dun eh. Yeah. Sayang nga eh. Ngayon, it's a blessing pa. Kasi champion na si Champion na Sultan, mas gumanda pa yung story nila. Ngayon, nagkaroon pa ng story. Yeah, may connection pa. So things is aligning talaga for them to fight. Hopefully, mangyari sa siyan. Come on, book this fight. Yeah, I think gagawa ni Sean yan ng paraan because that's a big fight for Jonah Sultan. I think Jonah Sultan deserves to have a big fight like that. And may belt naman si ano si Sultan at ang naririnig ko binanggit ni Russell, if ever they fight, it will be eliminator. Yes. Tsaka ano, tsaka yung gusto talaga niyang mangyari, gusto niyang kalabanin si Casimero. Parati niya sinasabi yan sa ano, parang yung na-cancel, yung na-stop pa lang yung fight niya kay Emmanuel Rodriguez. He is saying na, I want Casimero next. Yun yung bukang bibig niya. Before you know, I want Casimero next. I can beat Casimero, parang mga ganun. Yeah. So yung ano talaga, actually yung ngayon na ano, na-intrigue lang siya talaga because Casimero made parang call sa kanya na si ano lang makakatalo niyan, si Champ Sultan lang makakatalo niyan kay Antonio Russell. Wala nang di na kailangan diyan, kay Sultan lang knockout na yan. Yeah, so ayos yun. And if gusto niya makapunta kay ano, daan muna siya. Daan muna siya sa Pinoy kay ano, kay Jonah Sultan. Para it's an interesting battle talaga, Sir Pao, kasi yung ano, yung sinasabi nila na tumatakbo si Gary Russell nung time, nung last fight, I think hindi naman ganun yung mga Russells. Sa panonood ko talaga ng mga fights nila, hindi talaga tumatakbo ang mga Russells. They are among the few Black Americans na hindi talaga tumatakbo. Yeah. Talaga ano talaga sila, they rely on their speed, their power. Naniniwala nga sila na they can knock everybody out. Eh sa ganito si Champ Sultan, ni maduguan sa ilong, hindi pa nagagawa ng kahit na sinong kalaban kay Jonah Sultan Whatmore. They are in for a rude awakening. At least I know sa pagsagot ni ano ni Russell na they kahit paano may interest sila dito kay Jonah Sultan, and they acknowledge ng mga Russells yung galing ng Pinoy. And naniniwala ako sa iyo, no, kung hindi lang na-injured, I think tama naman yung ginawa ng Russell Jr. kay Magsayo. Talagang iiwas siya kasi isa na lang kamay niya eh. And this is not an easy fight. Sa gusto ko sa Jonas, be careful what you ask for.
if this is given, this is not gonna be an easy fight. This is gonna be a hard fight as well. Same way when we looked at Magsayo versus Russell Jr. na laban. That's why he needs to train pagkatapos na pagkalapag na pagkalapag niya sa America. He needs to train with all the top coaches na kaya nilang ayan. No? Like si Champ Marshall ngayon, where is he coming? Nasa Vegas na siya. Nasa Vegas na. Memo time at saka si ano ah, Capitillo ba? Ah, Capitillo. Who knows? Pareho silang Zamboanga base and si Champ Sultan merong ano experience kay Champ ay kay Coach Capitillo. Who knows, baka magkaroon sila ng reunion diyan. I most probably think gusto ko i-transition kay Yumir kasi meron good point pero masasabi ko lang Jonas Sultan also isa sa character natin sa boxing na pataas din eh. So proud of Jonas Sultan to sa kanyang ginawa so far sa kanyang upset and we've been getting that ng mga Pilipino na nananalo ngayon na big din parang upset ng tingin ng mga tao eh. So pag nanalo si Jonas Sultan nako din naman tayo magkakagulo kasi kay Casimero dahil magiging mandatory siya kung sakali, di ba? Kasi yeah, parang yun yan eh. Pero pwede rin siya sa WBA, Sir Pao. Pwede rin, WBA. Yun na lang. Yung most likely pa eh. Yun pa yung most likely ng WBA. Kasi hindi lang si Russell sa WBO eh. He thinks he is ranked sa WBO pero hindi siya ranked. Yeah, so mas maganda sa WBA para inuwi. Or yes, Dunaire pala. Pinoy pa rin. Pinoy pa rin. Basta tayo, supporta tayo sa lahat ng Pinoy. Kung maglaban-laban sila sa taas, bahala na naman magkagulo. And remember, once Memo Time is holding his boxers, everything can happen. Yeah. Like, yun yan, nangyari na sa atin yun against us, Manny Pacquiao. Yes. So, you cannot underestimate the caliber of Memo Heredia in your corner. Yeah, Memo Heredia. Sabi niya gagawin niya 20 years old si Manny Pacquiao sakali no bumalik siya. Ano gagawin niya rin siya ng Jonas Sultan na ano na parang Manny Pacquiao sa laban kay Rafael. Pero ito pare, this is something tinransition mo. And salamat po sa lahat na nagko-comment. Kung hindi ko pa kayo pinapansin yung comment niyo, ibig sabihin po hindi po yan yung mga comment na binabasa ko. Ayusin niyo yung mga comment niyo ha. Wala tayo kinaiinggitan at wala tayo kailangang pagka-plastikan. Love ko lahat ng boxers kahit kanino niyo itanong. In any case, pare, na-curious ako. Pumunta si Yumir sa Las Vegas. Ang ganda kasi yung Capitillo, di ba? He's working with Tyson Fury, big guy. Big guy din si Yumir Marshall. This could be a very good development. Pero meron akong worry. Meron akong worry. Hindi ko alam kung mahulaan mo. Kasi nagbabasa ano to isa sa pina-follow ko si Yumir Marshall and he is sabi sa kanya ni ano ni Sean Gibbons he is my special project training sila doon of course we expect a professional fight soon April or March balita ko yun yung sabi nila March mm-hmm. Kailan ni SEA Games? August ata? May clue ka na kung ano yung worry ko? Baka pagpiliin siya kung ano. Kasi may nakikita ako. Ayan o, May. Webes May. Okay, 12-23. Saan ba ito? Saan ipapalabas? Dito pa sa atin to? Hanoi. Vietnam? Vietnam, yes. Ako kailangan niyo na magpili para sa akin, sir. Iyon yung ano ko. Ito yung ano ko. May nakita akong artikulo na kukuhanin pa rin daw siya. Yes. Sa SEA Games. Meron talagang ano. Yung talaga yung ano nila. Plan nila na kukunin pa rin siya. Si Carlo Paalam. Yung ano, yung original batch. Kasi gusto nila successful kasi yun eh. Intact pa rin eh. Intact pa rin sa heading into Paris 2024 pala ata. Oo. Pero akin, he needs to choose for me. Is that gonna be a problem? I think not.
if ano, if 4-round fight lang, I think bibigyan lang siya ng ano, ng confidence booster ni Sir Sean, na magkaroon siya ng ano, ng fight sa professional, but it's just to showcase his power. Parehas lang naman yung style ni Yumi Marshall sa ano, sa amateur pati sa professional. He comes in there to knock his opponent out, maski anong gloves pa man yung hawak niya. And I think magiging okay patakin yun, kasi yung mga hinawakan ni Memorial yan nung sa Olympics dati, naging gold medalist. Naalala mo, napaaway tayo dito kay Yumir Marshall. Because ang criticism sa kanya, he cannot serve two masters at the same time. Iba yung amateur sa pro. Although I explained, it's a little bit different, but iba naman talaga. Ang bait naman ni Sean Gibbons, na may kontrata ka, may bonus ka, pinagbibigyan niya si Yumir. How do you feel about that? If you're the, as a fan or as a management, and I'm sure I understand, kasi talagang national treasure itong si Yumir Marshall, na you can almost guarantee a medal if Yumir Marshall is there. Kasama nung mga kabas niya, sina Nesty, sina Paalam, sa boxing. But how do you feel about this? Medyo, parang nandun ako sa side na kailangan niya nang pumili talaga. 26 years old na to. Again, yes. He's not old, but he's also not young. And let's add to this na magiging dalawa yung ano, may magiging dalawa yung coach mo. Hindi ka i-allow ng ano, ng ABAP dito kung hindi ka makapag-train sa kanila rin. Kasi well, they na nangyari na yan before eh. That was a big issue pare, na-allow naman siya eh. Yun nga eh, pero nagkaroon sila ng training ata ni coach ano eh, yung malaking tao sa ano, na coach. I think nagkaroon na sila ng sapat on to. Pero ito yung ngayon, concern ko pare. Ito yung concern ko, although malakas si Sean Gibbons, magaling siya makipag-ano, pero he has one fight as a professional. He's 26 years old. So, when can we see, for example, magaling talaga siya, nagpapanalo-panalo, ilan taon? Hindi ba medyo parang, hindi ba ito yung isa na inanan natin kay Charlie, medyo nahuli siya mag-pro, kaya 30 plus na, naghahabol siya ng laban, maraming laban, bago siya makakuha ng title shot. What I'm afraid of is baka yung prime niya malampasan bago siya maka-build ng record in order to fight the big fights. Are you concerned about that? Yung ako, concerned ako honestly, maski ngayon sabi ko nga kung 4 rounds lang hindi ako magiging concerned if at saka si games lang yun. But if 8 rounds katulad nung nangyari against a durable opponent na katulad nung kalaban niya, nagkaroon rin ng touches sa mukha si Yumir Marshall nun, and heading on into an amateur event na ilang fights yun in just a span of 2 weeks, parang ganun. So malaking bagay rin yun sa akin talaga. He needs to choose, kasi ano eh, you cannot serve two masters, yung nga sinasabi nila. Tsaka ano eh, nakita natin si ay ngayon, I mean, I'll give an example na lang kay Gamalia Fai. Though hindi, I mean, nanalo siya ng... Nag-sign na siya sa Probellum, di ba? Hindi, sa ano? Sa MTK. Matchroom. Matchroom ba? Ah, matchroom pala. Oo, yan. Yeah, nakakasign na. Nag-sign na siya sa matchroom ngayon. And then, I wasn't expecting na 10-rounder agad yung ano niya, kapalaban, yung lalabanan niya. So, yung mga medalist talaga, may kumpiyansa lahat ng tao. But medalist ka eh. You have a talent. So, hindi ako masasurprise kung papalabanin na si Chuck Yumir. Kung magiging full-time professional boxer na siya, na magiging 10-rounder na siya, I think, sa end of the year. Malaki ang possibility maging 10-rounder na siya because he is a medalist. He proved himself na kaya niya makipagsabayan against top of the top sa amateurs. Tama. Sabihin ko lang sa comment section, nag-aaway, may belt po si Sultan, no? Yung napanalo na kay Caraballo, ha? FYI lang sa mga nanonood, may belt po. Ha? Yes, the belt. Research tayo dyan, ha? So, anyway. Si Russell pa nga walang belt, eh.
Yeah. Ito no. Naisip ko bigla. And syempre, ako nag-uusap kami ni Sultan, kaibigan naman natin 'yan. Of course, objectively pinag-uusapan ka namin dito. I mean, it's up to you to whatever you want to do. But I think you've served your nation greatly already. I think you need to think about yourself now. Yung self naman niya ngayon, he's thinking about himself. Kaso lang ang ano niya, thinking niya, gusto niya pa rin makuha yung gold medal for his father. Olympic? Oh yeah, Olympic gold medal. Hindi ba iba naman yun? Hindi naman sa SEA Games yung qualification nun, di ba? May ibang laban yung... medal tayo eh. Mas malaki naman yung, mas ano eh, parang hindi pa nga medal eh. Strap pa nga yung mapapadalunan mo kung dito sa professional eh. I think pero hindi, yung SEA Games may bearing ba to sa Olympics? Wala naman, di ba? I think merong points ata, point system rin naman ata yan sa ito. Hindi ka na, I mean, pwede rin naman siguro. Pero halos lang. Wala naman siya masyadong kalaban eh. Yes, wala siya masyadong kalaban dito talaga. Oo. Oh. Sabi ko nga eh, sure bet na, ano, na gold medalist si Champ Humer. Kaya gusto nila sa SEA Games. Sure bet siya talaga. Well, it made sense. I mean, kung ako, gagawa, pwede naman eh. But what's the point? But what's the point? For Humer, he's not gonna challenge himself. Kung yeah, alam na kaya-kaya niya, di ba? He's not gonna challenge himself. How will he improve? Yun nga eh, unless he wants to... Yung ano nga yun, yung naging gold medalist nga pala, nasa problem na, why not, ano, why not prove yourself na, oops, nandun, targetin ko yun. Ano, tatargetin ko yun nasa problem yung gold medalist doon. Doon kayo pa-prove na ako dapat yung gold medalist doon. Magkikita naman yung kitataas niyan eh. Sabi ni Kultura, ang qualification daw ng ano ng Olympics sa Asian Games pala. Hindi pala yung SEA Games. Hindi nga, kaya nga sabi ko parang no bearing. Parang alam mong ano, sa SEA Games, and then no disrespect sa mga ating neighboring nation, pag basketball, pinapadala lang natin mga chikiting. Kasi kahit chikiting lang, kaya talunin eh. Di ba? So, what's the point? I think medyo madadrag lang yung ano, yung development niya, kung ganun. Parang ganun na nga. Saka wala na talaga yan. Tagal pa rin naman ng ano yun. Tagal pa ng Tokyo Olympics. Sayang lang. Sayang yung ano niya. I mean, yeah, two years or so. Pero yung sa boxing, unti lang yung ano mo dyan eh. Unti lang yung panahon mo sa boxing eh. Kailangan mo talaga pumili. At saka yung kung gusto mo ba talaga yung gold medal or gusto mo yung bigger money and bigger fame. Kasi so it's now time. Parang sa akin talaga. Para sa akin talaga, in terms of the best project ng Philippines, si Champ Humer talaga. Kasi wala tayong nakikita ng ano, ganyan kalaking boxer na lumalaban ng professional sa ano natin nasa higher stage. Mm-mm. Pero ano ha, one thing din na pwede kong masabi, if he fights SEA Games, okay lang naman. Kasi I think, ayun nga, sayo may 10 rounder kagad. Si ano nga, si Lomachenko nga. Pero syempre, iba naman yung Lomachenko. Pangalawang laban yata, first fight, may title na kagad eh. Diba? Pang ilan yung world title niya? Pangatlong laban? Second. World title? Basta, ang bilis. Tapos natalo kay Salido. Salido? And then, yun, nag-rebound siya sa third bout niya pa kay Gary Hassel. Doon siya lang. Ayan, oo. Di ba 4M laban ni Bernard Torres ngayon? Anong oras ba yung laban ni Bernard Torres? Sa akin nakalagay 10 o'clock eh. Bukas? Ay, hindi pa rin. Maya pa naman eh kasi yan eh. Wala pa namang announcement dito na mag-start na. Teka kasi nasa Probellum yun eh. Yung laban ni Bernard Torres. Ano yun? Undercard ni Martinez. Sandali ah. Double check ko lang ha. January 27, 18 o'clock GMT. 10 hours from now. Nakalagay dito. Start 10 hours, 3 minutes. So, bukas pa. Baka yung main card. Yung main card yung ano to na. Baka yung main card. Yung ipapalabas. Eh, pero nasa poster naman si Torres eh. So, 10 hours from now.
Iyon yung nakalagay sa kalendaryo ko, kaya merong ano dito eh. Alas 10 ng umaga. Can you feel naman na tayong kay Torres, diba sir? Have you watched him fight? Napanood mo na ba lumaban si, ano, si highlight pa lang. Nakachat ko na siya. Nagpapaschedule ako ng interview, hindi ko matuloy-tuloy kasi hindi kami nagtutugma. But good luck sa kanya. Pilipino ba yung ano niya, yung nationality niya? Norwegian yung nakasulat doon eh. Norwegian. Yeah. Oo. Taga-Tagbilaran siya. Ito yung sinasabi na tumalo kay Mark Pagsayo sa amateur. Pero if titingnan mo yung ano niya, hindi na siya Pinoy sa ano eh, sa backstreak eh. Norway na yung flag eh, na nire-represent niya. Pero birthplace niya is Tagbilaran. Tapos sa Spain yung laban eh. Madrid. I think nasa ano siya eh, nasa banner siya ni Sergio Martinez. Ayun nga, nasa banner siya ni Sergio Martinez na nagpapapawis lang na yung lumalaban ng alam ko namang kayang-kaya niya yung kalaban niya. Kahit marang maganda. Pero isa to sa idol ko si Sergio Martinez kahit medyo matanda na eh. Ito yung isa sa boxer na malaki bulas pero mabilis at gumalaw. Maganda gumalaw. Naniniwala ka bang kaya pa niyang talunin si ano ngayon, Sir Pao, si Gennady Golovkin? Sabi niya that's what, yun yung nagpapano sa kanya na manatili yung mag-boxing. Gusto niya makalaban si Golovkin. Gennady? I don't think so. He's 46. Yeah, he's very old. Kaya nga nakakatakot yung mga ganyang tao. Yung lumalaban pa siya na I think that's his passion kasi mayaman naman si Martinez. Yes, he has his own promotions. May world champion siya si Kiko Martinez. Yeah. Passion niya lang talaga. Yeah, pero pag passion niya, huwag niya na idelikado. Yung mga kinakalaban niya ngayon, siya sa Spain, nagpo-promote siya, eh, tansyado niya lahat yan. Although, ang tawag dito, although may pitik, pero parang pitik lang talaga. Feeling ko kakayanin niya kahit itong 14-2, yung mga nakalaban niya, mga galing sa talo. I think nag-enjoy lang si Sergio. Huwag niya na seryosohin kasi 46 na eh. Sayang naman yung mga... Other news naman, sir, pa yung ano daw pala, yung kay Fury. Hindi daw... May nagkagalit ah. Kasi ano daw, sabi ni Eddie Earn ngayon na hindi daw tinanggap ni Fury yung ano, yung step-aside pay. Pero ayaw daw yung kalabanin si Alexander Usyk. Ako hindi ako naniwala. Sabi na. Ayaw tanggapin ni Fury yung step-aside para hindi maglaban si Usyk at saka si... Joshua. Hindi niya makalaban si Usyk. Mas gusto daw niya makalaban si Dillian Whyte kasi mas easy fight daw. Eh, sa kanila po. Galing sila. Akala ko tinanggap niya na eh. Kasi may balita sabi na tinanggap. Sabi nga ni Anthony Joshua, siya yung nag-recheck eh. Ayaw nga niya eh. So, mga excuses na lang eh. I hate to see that one kasi ang ganda ng laban sana nila ni Lau. Pero ang story nila, napakabatoy. Daming parang iba't iba yung story. Parang naglulukuhan nila sila dalawa. Part of boxing. Part of boxing, man. This is now boxing these days, sir. Ganito na talaga eh. Pero excited ako dahil at least either way sa akin, okay naman yung mga laban na yan. Yeah. At least they're the top guys. Tyson Fury. Tyson Fury will knock him out in any rank he wants. Napaka susceptible ni Dillian Whyte sa mga punchers at saka boxer. Sige, tinagman kay Eddie Hearn, di ba? Yes, kay Eddie Hearn. Ay, magaling. Magaling si Eddie Hearn talaga. Magano sila. Parang nga sila ng ano eh, ng first bid date kay ano, kay Tapales. I wonder what is happening kay Tapales. Ang gulong-gulo din ako yan. Yung... Sa ano na eh, surprise. Itataba doon na yung first bid nila. WBA, tapos may... Tsaka... Yung... Ano nga yan? Ano ba yung isang? IBF ba? IBF. Yung order nila, halos parehong date, halos parehas yung deadline. Tangya. Halos hindi, yung order ng WBA, kailangan mag-fight sila within 90 days. Yung ano, order ng ano, first bid lang yung sa IBF.
Kahit na, eh, pero yung binigyan na kailangan labanan, may dalawang pangalan eh. Ang ano nila, kung no, may magsapatid pa ano, sa mga challengers, kung gusto talaga nila dalawa yung belts nila, kailangan may mag-giveaway. It's syempre si Top Shop, the Palace naman yung nauna. Kaya ano nila, hindi, ang nauna. Hindi ba dapat si ano ang mawawalan dito? Kasi parehong nag-utos yung dalawang sanctioning body, nag-overlap eh. Ibig sabihin, pag sinunod yung isa, hindi niya sinunod yung isa, makatanggalan siya ng belt. Yes, tatanggalan talaga siya ng belt. Ay, ayun, kung ano, kung hindi magkaroon ng agreement, tatanggalan siya ng belt. Eh kung ako naman, kunwari, ang pinili ni Akmadalib ay si Rios, kung ako si Tapale, sarireklamo ko. Strip mo yan, ibakante mo, lalabanan ko yung isa pang contender, and vice versa. It depends to him, kasi pwede rin naman gustuhin niya na ano mo, na hintayin na lang muna, kasi malaki rin yun, dalawang championship rin yun. It's a big thing. Tapos kasi ano eh, 90 days lang naman eh, they will be fighting sa April. Oh. Pwede, ay, wala naman kasiguraduhan na ilalabanan siya eh. Meron bang kontrata na after you, me? Siyempre, mandatory pa rin siya. It will retain. Ay, pero ano pa rin, sanctioning bodies pa rin yung magti-decide. Kasi sabi mo nga, pwede pa rin nilang strip. Now, it's the battle of two sanctioning bodies. Parang yes. Ang masunod dito, sila yung mas magaling. Yun yung mali ata kung sino man yung nag-cancel ng first bid last week. Kung sino yung nag-cancel ng first bid last week between Kapalos and Akmadaliev. Kasi ano eh, nadun eh, sila, wala pa nag-offer. Feeling ko bait lang yun ng ano yun, ng camp nila Akmadaliev na i-cancel mo na yung first bid para magkaroon ng contract negotiation. Yun pala, magkakaroon pala ng ibang contract na ano kay Ronnie Rios pala para masiksik lang nila. That's my ano, parang ano lang nakikita ko sa sarili ko lang, hindi naman sabihin na totoo talaga yun. Kasi napakabilis naman ng ano, akala ko ika-cancel lang yung first bid para magkaroon sila ng usapan na about sa contract nila. And then ngayon, meron ng ibang contract. Ibig sabihin, may alam pa rin yung ibang parties. At saka yung The Zone, pati yung Golden Boy, yung kay Ronnie Rios, magkaparehan sila ng ano, ng station ni Akmadaliev. I mean, network. Okay. Gets ko, pero parang may isang mababastos na sanctioning bodies dyan si Morodian. Ano, hindi. Ang gusto ko naman sana, if para sa akin, bias point ko, sana mag-stake na lang yung ano, IBF, kasi I want to see Tapales fight. Parang yung mga punchers. Parang puncher niya na sila, Raiz Alim. Ewan ko kung magkakaroon sila ng ano, ng pag-asa, magkalaban na both camps, parehas naman sila ng management, si Mike Plan niya. Kasi parehas sila nakarank eh. Okay. Filipino versus Filipina na naman. At abangan na lang susunod na kabanata dyan sa laban. Ikaw, Sir Paul, ano sa tingin mo if mananalo si AF, ano magkaroon yung laban? Who do you see winning between Tapales and ano, Plan niya? And Plan niya. Pareho saan man yan, eh. Maglalaban ba yan? Hindi. Hindi. Hypothetical lang naman eh. Parang hindi yata mangyayari yung laban na yan. Kung may belt. Kunwari may belt. Yeah. Vacant. Kunwari hindi talaga, pari. Ang sakit naman yan. Sakit nga nun eh. Pero pareho silang rank. Sila yung most active fighters rin doon. So, ang sakit naman dalawa yan. Lang silang pwede yung possibility niyan, si Raiz Alim or si Plan. Tapales versus Plan niya. Ang gandang gawa ng content. Huwag galit sa akin yung dalawa pag pinag-away ko sila. Pero pwede rin sila maglaban kasi magkaiba sila ng training team eh, di ba? Tapales sa California, di ba? Kay coach ano nga, si Fontanilla. Coach Fontanilla. Tapos kay Moro naman si ano, Coach Moro Fernandez naman si Mike Plana. Sino sa tingin mo, Sir Paul? I-message na lang kita. Lamado na nawalili, amado lang naman. I-message na lang kita, pare.
Makakalimutan si Mike Blanya at si Marlon Tavales. Mike Blanya, Marlon, pareho kong mga kaibigan niya, mga yan. Hindi naman sila mag-away. Hindi talaga mag-away. Sa inuman na lang kayo mag-away. Ako referee. Anyway. Ikaw talaga, binibigyan mo na naman ako ng problema. Yung ang hindi magkakampo, magkaibigan, napapaaway tayo. Lalo na yung magkaibigan na ganyan. Parang ano lang eh, parang Tepora at magsayo lang eh. Tepora magsayo. Okay. Anyway, alas 12 na pala. Buti na lang walang pumasok at at least matatapos ko na ito kagad na maaga. At salamat sa pagbabalita mo sa akin. Na-appreciate ko yung mga insight mo. At saka yung mga link na pinapadala mo. Iyon minsan yung nagiging ano ko eh. Nagiging trigger ko sa mga opinion ko bukas eh. Medyo hindi lang ako nakapag-opinion ngayon kasi kinahati-hati ko yung interview kay Mark Magsayo. I-re-upload ko yung clips kasi maraming mga sa bandang gitna para mapansin yung mga sinabi niya. Anyway, any last words pare para tapusin na natin itong ating usapan? Yun nga, na-announce na yung fight ni Champ Casimero. Hopefully, wala nang trouble sa camp niya or what, or some issues na ano kasi yung mga issues na yan, it could be a factor na yun nga sinasabi ng WBO. Unti lang yung parang sinasabi niya, unti na lang yung patience namin sa champion ngayon and sa contender. So let's hope na maging smooth sailing yung ano niya, yung camp niya ngayon and yung upcoming fights to camp niya. Hopefully magkaroon ng direction yung boxing career niya, which is I think they're parang meron naman silang plano siguro na maganda sa kanya. Let's see. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. And for all the boxers, I hope, Sir Sean, if you are watching, I hope na ikasama talaga yung Russell versus Sultan. I want to see that fight. Yeah. Likewise. Likewise. Anyway, just to end this one sa mga hindi po nakaabot kanina, no? Pinakita ko po yung approval ng sanction ng WBO para po sa laban ni General Casimero sa April 23. Sa Liverpool po, sa England po. Merong nakasulat doon na bawal magkasakit, bawal ma-injure, bawal umurong, bawal di umatin ng weigh-in on both camps. Pag si Casimero hindi umatin, tanggal ang belt, mapunta sa ranking. Pag si Paul Butler hindi umatin, wala na siyang mandatory, hindi na siya makakalaban. So my message to each and everyone, as you know, lagi naman nating karakter dito is to support boxers. So sana po supportahan po natin si General Casimero at yung mga differences natin, no? Whether galit kayo sa akin or galit kayo kay Casimero, I think dapat ngayon we should get past that in order to help Casimero. Kasi pag nag-i-input pa tayo ng hatred at hindi makapokus ang ating champion, mapasama pa sa utak niya, hindi siya makapag-focus ng ayos. So para kay Quadro Alas, alam mo naman to eh, suporta ako sa lahat ng boxer. Alam to kasi pag personal kinakausap ko sila, hindi lang ako isang beses na tanungan, yung mga fans lang talaga minsan ng mga ewan ko sa inyo, basta ako natutulog ako ng mahimbing araw-araw at always supporting Filipino boxing. Ako po si Pau Salud at hindi ko na patatagalin. Salamat Anthony for always helping me at isa po ito, sina Diego, sina Mark na hindi umatid ngayon, sina Kultura, sila po yung mas magaling sa boxing. Nagkataon lang na mas madaldal ako sa kanila. Kaya ako yung malaki channel. Anyway, salamat po. Thank you, Anthony. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.